say good morning po? Good morning! Pogi po ba si Joey? Yes! Grabe, kalalabas lang po niya itong check niya at maglalabas din po siya ng sports car. Sobrang pong ganda. And ako naalala ko po kung kailan kami nagkasama-sama niya. Nung nag-join po sila talagang yung sasakyan niya. Yung luma ng kotse. And in a span of ilang years lang, grabe, sobrang nangyari sa kanya. And right now po, hello? Talagang mababago pa po, boses. Hello? Okay. Nakaka-excite kasi nakikita ko po sa kanya yung, ano ba tawag niya? Attributes. Tama bang English ko? Nakikita ko yung attitude ng isang magiging top earner. Na hindi lang basically top earner, but yung papasok sa top 20 ng buong AIM Global. And, ang sarap kumalakpak, di ba? Kaya lang ang tanong, ikaw, nakikita mo ba sa sarili mo na pwede ka man lang maging top 20? Yes! Now guys, siguro habang nung nasa Singapore ako, kasi kararating ko lang po yesterday, and sabi ko habang nag-isip na ako, ano kaya magandang topic maliban dito sa nakalagay sa sa slides ko. And doon mo na-realize na gusto kong ipa-realize sa inyo ano ba talaga yung totoo na kailangan yung i-sacrifice para kayo yumaman. Kasi since ang networking napakadali sumali kahit sino, kahit anong background mo, kahit nag-aral ka or hindi. But the problem is, hindi natin maintindihan na if you really want na marating yung narating namin, it will be a full ng sacrifices. Kumbaga, magiging sobrang dami ang sacrifices nyo. Marami kayong gagawin na hindi kayo komportable. Mapupuyat kayo, magugutom kayo. But end of the day, ang for us to become successful, pare-pareho ang formula. Ibig sabihin, hindi mahirap yumaman. Nagkakataon lang kaya mahirap yumaman kasi we are trained nang hindi tayo yumaman. Okay, bigyan ko ng example. Ang mahirap ayaw ng problema. Kaya di ba karamihan ng tao pag may problema na i-stress, bad trip or worse, tinatakbuhan ang problema. Ang mayaman, gumagawa ng problema. Ulitin ko, ang mahirap ayaw ng problema. Ang mayaman, gumagawa ng problema. Okay, kung katanungin niyo, paano naman gumagawa ng problema ang mayaman? Bigyan ko ng example. Si Henry C, naghahanap niya ng bakanting lote. Pag nakahanap niya ng bakanting lote, tatayuan ng mall. Pag magpapatayo ka ng mall, problema hindi. Problema. Problema, bakit? Maghahanap ka ng contractor, sino ang magtatayo, saan magtatayo. Pag natayo mo na yung mall, ang sunod na problema, sino ang magre-rent sa mall? Maghahanap ka naman ngayon ng mga tenant, maghahanap ka ng mga iba't ibang businesses na gustong mag-rent sa mall mo. Di ba problema din yon? Yes. After makarent, ano ang sunod na problema? Sino ang papasok sa mall? Kasi may mga rent na, syempre yung mga nagre-rent, pag hindi kumikita, tendency aalis. Kaya ang gagawin niya, paano kaya yung mga tao papasok sa mall? Yun na, maglalagay ng kung ano-anong mga artista, ano-anong pakulo, mga sales, mga ganito, para yung tao pumapasok. Di ba problema pa rin yun? Yes. Sunod, sabi nila, paano kaya mas mapaparami pa namin ang tao? Nagpatayo ng mga kondo palibot sa mall. Di ba problema na naman yun? Bakit? Yes. Saan kukuha ka ng kapital? Sino ang magtatayo? Nung tumayo, anong sunod na problema? Sino ang titira? Di ba problema na naman yun? Now, ano ang point ko? If you really want to succeed in life, the first thing you need to do is change your mindset. Kailangan nyo baguhin ang mindset nyo, nagayahin nyo paano mag-isip ang mayayaman, paano gumalaw ang mayayaman, para magbago din ang buhay mo. The problem with us, gusto natin lahat yumaman. Pero pag tinanong ko kayo, meron ba kayong pangarap? Yes! Ano yun? Yumaman. Now, bibigyan ka ng tip. Pag tinanong kita, ano ang pangarap mo at right now, inabot ka ng 3 seconds mag-isip. Anong pangarap mo? Pag inabot ka ng 3 seconds, ibig sabihin hindi mo yan pangarap. Kasi ang pangarap mo, dapat pinanggigigilan mo yan ng todo-todo. Parang ganito, bigyan kayo example. Humahanga kayo sa mga appliance nyo, tama? Yes.
Gusto niyong kitain kinikita nila? Yes. Gusto niyong maging kotse yung mga sasakyan din nila? Yes. Now, tanong, pinag-aralan mo man lang ba ano ang favorite food ng apply mo? Ano ang binabasa niyang libro? Ano ang ginagawa niyang pagkagising niya sa umaga? Paano siya umataw? Nagagaya mo man lang ba paano siya magsalita? Paano siya mag-mindset? We very seldom do that. Nagkataon lang na yes, upline mo, yes, humahanga ka, pero in the end, isa lang sure ko, hindi ka ganun ka-dedicated kasi hindi mo nga kilala yung upline mo, paano mo gagayahin? Nag-spend ka malang ba ng time na yung upline mo gusto mong i-date na upline? Coffee naman tayo, kain naman tayo, librihin kita para lang magkausap tayo at ikwento mo sa akin sikreto mo? Or ikaw yung tao na nag-aantay ka, upline, kailan mo na naman ako lilibrihin? Pag nagpapalibre ka sa isang tao, you're pushing them na umalis sa buhay mo. Kasi pag palibre ka ng palibre ng palibre, sa susunod, makita pa lang ng upline mo yung text mo, hindi na babasahin. Makita ka pa lang, ala, ayun na naman, di ba? Ngayon, habang nilalayo mo, paano ka matuturuan? Iyon ang kailangan na baguhin ninyo. You will never change your life pag ang utak mo hanggang ngayon pang mahirap. Kasi may mindset ito na scarcity mindset at abundance mindset. Ang scarcity mindset, palibre, panghingi, pautang, pahingi naman ng regalo. Yan mga poverty mindset yun. Anything na nanghihingi ka, that is poverty. Now, clear to. Ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ang sabi, pag hiningi mo, ibibigay. Pag nanghihingi ka palagi, ang message mo scarcity. Now, since message mo scarcity, ang gagawin sa'yo, ay lagi itong nanghihingi, hindi ko na lang ito bibigyan ng malaking income kasi nanghihingi lang din naman siya. Kaya huwag kang magtaka, bakit? Kung ngayon matagal ka, di ba may mga ibang nagne-network na para ang bills magpa-join? May iba naman, grabe na yung sipag, hindi pa rin makapagpa-join? Ang kailangan mo baguhin, your energy. Kailangan mong ayusin yung energy mo kasi like attracts like. Mag-post ka ng kadramahan sa Facebook, ang magko-comment at magre-reply sa'yo, puro din madadrama. Kahit anong i-post mo sa Facebook, may sumasang-ayon sa inyo, pansinin mo. May ibang like, manang like, kahit ano man i-post, minsan namataya na nga, nag-like pa eh. Diba may mga ganyan na nangyayari? Now, ano ang point ko, guys? May mga certain things na yung kailangan lang natin baguhin. And mamaya, i-elaborate ko po itong lahat na kasi may kakaroon po kaming special training sa mga handled kong group. And gusto ko, kayo yung una ko na ibabagsak to. Okay lang po ba yun? Yes! Okay, kaya simulan muna natin at tapusin ko ang NDO. Okay, kumain na ba kayo? Yes! Pag-a-attend kayo ng training, una niyong gagawin kumain. Bakit? Iba mag-isip ang nakakain sa hindi. Mas na-absorb mo yung tinuturo pag busog ka at masaya ka. Kaya bago kayo mag-meeting ng grupo mo, ng leaders mo, siguraduhin mo munang kumain ka. Huwag kayong umahati ng ganitong training na tutungla kasi nagkahahati sa dalawa. Makikinig ka ba o kumakalam na yung sikmura mo? Mamay, baka tingin nyo sa akin, mamay, pagkain na, di ba? Okay, now. This is new distributor orientation. Actually, ito po yung pinaka-favorite part ko nung nagsimula po ako sa networking. Kasi ang NDO, actually makaka-relate ka, networker ka o hindi, nag-network ka or hindi, makaka-relate kasi ang topic naman dito about life eh. Tanong, sino dito ang hindi pa member? Ang kukunti lang. Okay. Sino ang member na? Ayun, dami. Anyway, first of all, congratulations sa mga hindi pa member. Hindi ko alam pa paano kayo nahila at nadala dito. Pero isa lang po masushare ko, huwag po kayo mag-alala kasi yung mga matatopic ko po, magagamit nyo to sa buhay nyo. Whether nag-network kayo or hindi. Okay, now, simulan natin. Ang pinaka-importante sa lahat is the programming. Bakit? Kasi ang programming, guys, kung sino ka at paano ka mag-isip, dahil lang yan kung paano ka na-program. Example, bakit karamihan nandito sa kwartong to Catholic? Kasi nasa Pilipinas tayo. Kung pinanganak tayo sa Saudi Arabia, tingin nyo, Catholic kaya tayo? Yes. Ano kaya tayo? Yes. In short, ang programming nagdidepende kung saan ka lumaki, sino ang magulang mo, ano ang lugar ka pinanganak. Okay. Now, ang tama at mali sa kada lugar magkakaiba.
bigyan kayo ng example, nung pumunta kami ng Maldives, may dadala akong alak. Kasi ang pang favorite ko pong alak, red horse. Sabi ko, wala akong mawibiling red horse, alam ko sa ibang bansa. Kaya nagdala ako. Okay. Dala ko ng red horse, may dala akong mga tequila. Pagpadating ko sa Maldives, sabi ko, parang, alam mo, naiiba na ako sa tingin sa akin nung sa may immigration. Sabi ko, parang tinitingnan ako. Eh, sinubukan ko naglakad ako palayo, iniwan ko yung bag ko, tinignan ko kung anong tinitingnan. Yung sa bag ko talaga nakatingin. Look at the storage yard, bawal pala magdala ng alak sa Maldives. Di ba ang gulo? Bakit bawal? Kasi malulugi yung mga resorts. Kasi ang main source of income ng Maldives, mga resort. Lahat may resort doon. Eh kung magdadala kami, magdadala ng mga alak, di wala nang bumibili sa resort. Kaya ang nangyari, bawal yun. Ano ang point ko? Pansinin mo, bawal sa kanila ang alak, sa atin hindi. Parang gaano kagulo? Sugal. Ang weteng, illegal hindi? Illegal. Ang loto, legal hindi? Illegal. O diba pareho din naman sila sugal? Bakit yung isa illegal at yung isa illegal? Eh pareho din naman siya technically sugal. Now, ganun ang programming. Sa Japan, pag nakabasag ka ng pinggan, maswerte yun. Kasi once nakabasag ka ng pinggan, yung tunog ng basag, yung kalantay, parang ganun, nakakatanggal daw ng bad spirit. Yun yung Japan. Subukan mo umuwi ka ng bahay mo at magbasag ka ng pinggan. Sigurado ako lalapitan ka ng bad spirit, di ba? Yari ka sa magulang mo. Di ba? Sa ibang bansa, pag ang anak kasama ng nanay, nadapa. Pagkadapa, sasabihin, stand up. Okay, let's go. Ganun. Sa atin, nadapa. Ikaw ng bata, kagulang mo! Diba? Nadapa na nga, kinurot pa. Kaya no wonder, masyado tayong takot gumalaw. Gusto natin ng sobrang pino, hindi dapat makabasag, hindi. Kasi napapagalitan tayo palagi. That is control. Kaya no wonder ang Filipino, it's so hard for us na yumaman kasi nasanay tayo na pumunta at gumalaw ng katulad ng ginagalo ng mahihirap. May isa pang ganito, yung anak mo, nasa mall, nagtuturo ng kahit ano. Di ba kadalasan nagagalit ka? Ikaw na bata ka, turo ka ng turo ng kahit ano. Anong tingin mo sa akin na mumulot ng pera? Hindi mo ba alam na ang hirap kitain ng pera? Anong tingin mo sa akin na namumunga ng pera? Di ba yung mga ganun na mentality? Na ipapasok mo sa isip ng bata na sobrang hirap kumita ng pera. Pero actually, hindi po totoo. Madaling kumita ng pera ng sobra kasi ang pera sobrang dami. Bakit? Papel lang naman po ang pera na print ng print. Ibig sabihin, we have so much money. Ang question lang doon, paano ka makakakurok at makakuha ng pera? Yun ang pinakatanong eh. Kasi sabi ko nga, kaya ka nahihirapan kumita ng pera, nagtanong ka man lang ba sa sarili mo, paano ka magkakaroon ng maraming pera? May binabasa ka bang libro na nakakatulong sa'yo para lumaki ang kita mo? May mga kaibigan ka man lang ba ng mayayaman? Pumupunta ka man lang ba sa lugar na pinupunta ng mayayaman? May mga iba sa atin, hindi po kayo yayaman kung takot kayo pumunta sa lugar ng mayayaman. Di ba nakakita ka lang ng butik? Ay, huwag tayo dyan. Pag mayaman yan, di ba? Guys, starting today, if you really want to change your life, you need to reprogram yourself. Kahit ano pa ang sinabi sa'yo nung unang panahon ng parents mo, ng nakalakihan mo na bobo ka, hindi ka nayayaman, pinanganak kang mahirap, lalaki kang mahirap, nasa Pilipinas ko wala tsaka ng chance ng yumaman, baguhin mo yung lahat. Kasi may isang term na tinatawag tayong present life. Ano yung present life? Pag sinabi ko halimbawa, I'm earning 100,000 pesos per month, eh hindi naman ako kumikita. Kasi I'm sure sa karamihan na nandito right now, ang iba siguro sa inyo kumikita ng 100, 200, ang iba hindi. Now, kung hindi ka pa kumikita, konbinsihin mo muna ang sarili mo na dapat kikita ka. Now, paano mo siya makakumis? Ulit-ulitin mo. I am earning 100,000 pesos per month. I am earning 100,000 pesos per month. That is your present life. What if after 2 years, kumita ka ng 100,000 pesos per month? Ibig sabihin, that is your future truth. Ibig sabihin, sinasabi mo, hindi totoo talaga pagsisinungaling lang siya kasi ngayon lang naman siya sitwasyon niya. Pero pagdating ng oras, yan din ang kikitain mo. Kaya the first thing na kailangan yung gawin pagkagising nyo sa umaga, kung ang basketball nagkakaroon ng warm-up, nagkakaroon ng practice, kung ang mga pulis pag nagbabaril nagkakaroon ng training, ikaw,
nagkaroon ka malang ba ng training sa sarili mo na kumbinsin mo muna ang sarili mong yayaman ka? Ikaw ang una mong kumbinsihin na yayaman ka. Kasi kung hindi mo kumbinsido ang sarili mong yayaman ka, magkakaroon ng effect yan sa pag-present mo. May nag-present for the sake of mag-present. May nag-present na for the sake gustong magpa-joy. Kaya may mga iba nag-present, walang tiwala siya sa sarili niya, di ba? Aburido na siya pagising sa umaga. Grabe, ito na naman ang buhay na ito. Hahataw na naman ako. Paulit-ulit na lang. Tapos yung mga prospect, mga ngakong mag-join, tapos hindi na naman mag-join. Di ba yung ikaw na mismo nini-negative mo ng sobra? Sarili mo. Okay, may schedule ka. Habang nag-present ka, bilisan mo na lang kung hindi naman ito mag-join. Di ba? Now, paano manifest ang isang bagay kung wala kang passion sa ginagawa mo? Kaya nga dapat mauna, kasi tandaan nyo guys, ang prospects nyo kadalasan mas nakatingin yan sa'yo kaysa sa pinipresent mo. Kung nakikita ng pinipresentan mo na magbabago ang buhay niya pag naniwala sa'yo, magjo-join yan. Kasi lahat tayo nagbibigay ng pera. Nagbibigay tayo ng pera sa sinihan kasi ang kapalit, manonood tayo yung sine. Namimigay tayo ng pera sa mga kinakainan natin, nagbibigay tayo ng pera sa binibili natin ng damit. The question is, bakit magbibigay sa'yo ng pera yung kausap mo? The moment makita niya at malaman niya na magaganda ang buhay niya, madaling magbitaw yan ng pera. Kaya ang pinakakailangan mong ayusin, number one, yung programming mo sa sarili mo. Spend pagkagising sa umaga at least 15 minutes, kumbinsin mo lang muna yung sarili mo yung mga bagay na gusto mo. Kaya magsabihin mo, I'm earning 100,000 pesos per month, I'm earning 100,000 pesos per month, napakagaling kong speaker, napakagaling kong mag-present, kumbinsin mo muna sarili mo. Kasi pag na-convince mo, iba ang magiging effect ng trabaho mo. Okay? In short, sa programming natin, isang pinakamalaking factor na nakatulong sa programming natin is school. Why? We spent more than 16 years sa pag-aaral ng school. The problem sa school, nakabase lang ang talino sa pag-memorize. Pag magaling ka mag-memorize, kadalasan matalino ka. But ang problem, ang daming tinuturo sa school nang hindi mo naman magagamit after mo graduate. Bakit? Ang mundo nagbabago. Sobrang bilis na pagbabago ng mundo, especially ngayon because of the information. Now, ang question ko, parang ganito. Planets. Ano man lang or kailan mo man lang nagamit sa buhay mo ang pag-memorize mo ng planet? Pluto, Neptune, Saturn, Jupiter. Anong connection niyan sa buhay natin? Kumbaga para sa akin, I'm not saying it's wrong, pero sana ang pinag-memorize lang sa atin, yung makakatulong. Ba't hindi lang sa atin pa-memorize magkano ang tubo ng Banco de Oro per year? Diba? Pag nag-save ka ng ano, magkano ang tubo? O kung nag-China bank ka, magkano ang tubo? Diba? Kung ba't hindi na lang ganun ang tinuro? Isa pa, history. Yung sinaunang-una pang panahon, hanggang ngayon pinagpupo-problema natin sila. Diba? Andres Bonifacio, Apolinario Mapini, Jose Rizal, diba? Ang tagal na, wala na bang ibang tao man lang na pwedeng pag-usapan? Eh, ang daming magagal na pag-usapan ngayon, katulad din ni Jack Ma, katulad ni Elon Musk, na baka si Elon Musk the first na katao na magiging trilyonaryo. Bakit si may-ari ng Mang Inasal na in a span of ilang years lang naging billionaire siya? Di ba ang dami sanang pwedeng pag-usapan na mas mai-inspire tayo kaysa ang pinag-uusapan natin, hindi mo naman makukulit mo sa buhay mo. Kaya nga, even tayo as a person, among as an upline, avoid talking 1 month ago na achievements. Minsan may magay tayo, grabe, last month may 7 heads ako. Ang tanong, anong nangyari ngayon na buwan? Baka kaya ka last month ng last month kasi walang nangyayaring maganda sa'yo. Kaya dapat taasan niyo yung tinatawag na activity rate niyo na hindi niyo na naiisip pa yung last month sa dami nang nangyayari sa inyo araw-araw. Now, dito sa programming guys, kailan niyo totally mag-shift? Your life will never change kung hindi magbabago ang programming mo kasi yun ang magiging galaw mo eh. May tinatawag tayong conscious mind, may tinatawag tayong subconscious mind. Ang subconscious mind is the program, ang conscious mind is the programmer. Now, para ma-program mo ulit yung sarili mo, dun ka na magbabago ng friends. Meron po ba dito na nauubos ng mga kaibigan kasi nag-networking kayo? Yes! Lumalayo na ba sila sa inyo? Yes! Magpasalamat kayo.
kaya sila lumalayo kasi sinasabi nila, oh, binibigyan ng kita ng space para hindi na ako maging kaibigan mo, para yung magiging kaibigan mo, yun ang makakatulong sa goals mo. Hindi kasi magtutugma yung nangangarap ng housing ng cellphone sa nangangarap ng bahay. Magkaiba pag nagkwentuhan yun. Kung baga, di ba, no offense po sa mga nag-work, anong ang pangarap ng mag-work? Magdagdag sweldo. Magkano ang gustong dagdag? Mga 100, 200 pesos per day. Eh di hamak na mas madaling gawin yan dito sa AIM. Bakit magbenta ka lang ng dalawang kape, may 200 pesos ka na. Hindi ka pa aabutan ng almost isang araw. Kumbaga, hindi magtutugma. Kaya guys, the moment nagbabago kayo ng gusto, automatic, magkakaroon kayo ng chef, magbabago ang friends nyo, magkakaroon kayo ng panibagong problema, magkakaroon kayo ng panibagong learning na magagamit nyo yun. Gustong gusto natin magbago ang buhay natin, pero ayaw nating baguhin mga ginagawa natin. Kaya minsan, di ba may ganun tayo na, paano na lang yung kaibigan ko, matagal na kayong magkaibigan? Wala, if you really want to change your life, you need to change friends. Ganun lang siya kasimple. Okay. Now, dito sa programming guys, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kung gusto nyo na maging mabilis ang resort nyo, gusto nyo po bang kumita ng mabilis dito sa AIM? Yes! Ako, ang taas po ng accuracy ko na the moment hinahandilan ko, talagang malaki ang kinikita agad. Bakit? Kasi standard yon. Kaya kung gusto nyo na lumaki ang kita nyo, dapat meron kayong friends or apply nyo or close nyo na mas malaki ang kinikita sa inyo. You should learn to spend time sa mga tao na mas malalaki ang kinikita sa inyo. Bakit? Bakit? Kasi wala ka naman matututunan na masyado dun sa maliliit na kinikita sa'yo. Di ba parang ako, halimbawa, nagbibilyar ako, gusto ko mas gumaling. Sino ang kakalabanin ko? Yung talo ko lagi o yung talo ako? Yung talo ka. O yung talo ako kasi bakit? May natututunan ako na bago. Kaya kung gusto niyo lumaki ang income niyo, maghanap ka ng mga top earners na malalaki ang kinikita sa iyo, spend time with them. Paano? Doon ka na para ka nanliligaw. Applyin, pwede bang gawin mo ang alalay buong hapon? Gawin mo lang alalay, utos-utosan mo anong gusto mong gawin. At least nakikita mo pa paano humataw yung upline. Then ngayon, pag nakikita mo, pwede mong gayahin. O di pag ginaya mo, di tingin mo, aabot ba yung kinikita niya, kikitain mo? Yes! Bakit? Kung may kikalala ka na napakaganda ang katawan, kasi nag-gym. Kinaibigan mo. Lahat ng ginagawa niyo tungkol sa pag-gym, sumasama ka at ginagaya mo. Question pa ba kung gaganda katawan mo? 100% ba gaganda katawan mo? Yes. Then ano pinagkaiba ng pagyaman? How come hindi kayo nagtataka sa technology? Hindi kayo nagugulat sa wifi? Nagtaka ka man lang ba saan ang gagaling yung wifi, saan ang gagaling yung bluetooth? Hindi ka malang ba na-amiss after isang click lang in a second, nakakapunta na kung saan-saan yung message mo? Bakit sa technology hindi ka nagtataka, pero sa pagyaman, nagdududa ka? Eh ang pagyaman, noon na noon pang panahon to. Di ba ang dami ng yumaman noong panahon pa? Yes. Di ibig sabihin, yung learning, yung knowledge about sa pagyaman, nag-exist na siya noong unang panahon pa. Eh bakit technology, hindi ka nagdududa sa pagyaman, nagdududa ka sa sarili mo kung yayaman ka o hindi? Napakasimple ng pagyaman, gayahin mo ang ginagawa ng mayayaman, automatic, ano mangyayari sa'yo? Yayaman! Kaya ang katulad ng mga ganitong trainings, nagtitraining ka ba dito kasi pinapunta ka, napilitan ka, or gusto mo talagang makinig? Kumbaga, ang para sa akin is, it's so easy ang pagyaman. Katulad siya, paano ka natuto magluto, paano ka natuto magbisikleta, pareho lang po ang formula. Bigyan ka ng example, para magka, ano tayo, sabihin natin bicycle, magbike. Ano pang ibang gusto nyong activity? Swimming. Isa pa? Diving. Ano yun? Diving. Diving. Parang magkadugtong naman to. Anong diving? Skydive o? Skydive. Skydive. Ano yung scuba? O di sige, dive. O yan na yan. At isa pa, last. Ano? Basketball. Chinese garden. Okay. Pinaka! Ito ang formula ko sa life. Number one, ang pinakailangan mo lang gawin, ano? Practice. Decision. Decide ka muna.
Okay, gusto kong matuto mag-basketball, gusto kong matuto mag-swimming. Okay, that's number one. Number two. Gawin mo lang. Pag ginawa mo, marami kang palpak na magagawa. Mag-swimming ka, baka mali-mali yung lamoy mo. Iba-iba yung stroke mo. Mag-bisikleta ka, baka matutumba ka. Sunod. Ginawa niyong, ano? Mentor. Hanap ka ng mentor na marunong sa gusto mo. Bakit maraming Pilipino nahihirapan sa pera? Kasi nakikinig sa magulang nila, nakikinig sa close friend nila, or sa relatives. No offense po. Kung ang magulang mo walang pera, huwag kang makinig sa kanila about sa pera. Ganun lang kasimple. Bakit ka makikinig sa isang tao na wala din na pera? Kasi sa atin, masyado tayong nasanay na makikinig tayo kasi close natin, siya yung best friend natin, siya yung kasanay natin. Hindi po yan, napakasimple. Tingnan mo muna yung tao. Kung yung buhay niya hindi mo gusto, bakit siya ang susundin mo? May pera ka? Makinig ka sa walang pera? Pustahan tayo after ilang buwan, pareho na kayo walang pera. Anong i-advise sa'yo ng isang tao na hindi nga marunong mag-handle ng pera? Kaya ang mentor, narating na niya kung ano yung gusto mong marating or kinikita niya kung ano yung gusto mong kitain. After ng mentor, ano mangyayari? Magpa-practice ka, uulit-ulitin mo ulit yung mga ginagawa niya. Then after, success. Matututo ka. Learning. Okay, pag, tuto, ano man tuto? Learning. Learning na, okay. Naka-learn ka. Then after mag-learn, anong sunod? Apply. Pag natuto ka, magdidepende na lang siya kung gusto mo pang lalong i-level up. Doon papasok ang mastery. Pag pumasok ang mastery, doon ka pa lang magkakaroon ng okay. Doon pa lang kayo babayaran. Marami sa inyo ang nagre-reklamo bakit hanggang ngayon hindi ka pa kumikita. Kaya mo man lang ba mag-talk dito? Kaya mo ba lang ba mag-trade? Kaya mo man lang ba mag-solve ng problema ng downlines mo? If yung mga ganun na sitwasyon na hindi mo alam, alam mo ba kung nasaan ang office ng AIM? Ano ang meron sa 3rd floor? Ano ang meron sa 8th floor? Ano ang meron sa 4th floor? Anong mga country ang bukas na tayo? Magkano ang pay-in ng PNG? Magkano ang pay-in ng iba't ibang bansa? Alam mo ba yung mga offices natin? Alam mo ba na ang insurance natin, pag na-accidente ka at nakamotor ka, hindi siya kasama? Alam nyo rin po ba na pag na-accidente ka sa ibang bansa, hindi rin siya kasama? Alam nyo po ba na pag nag-insured ka, kahit comprehensive ka sa kotse, naka-insured ka sa kotse at nagkataon, sinakay mo sa barko, tapos lumubog yung barko, alam mo bang hindi kasama sa insurance yun? Kasi wala na siya sa lupa, nasa dagat siya. Now, ano ang point ko? Before magreklamo ka na hindi ka pa kumikita, siguraduhin mo malang ba na umaabot ka dito. Guys, si Bamboo, nung kumanta sa atin, siguro ilang kanta lang ang kinanta ni Chick, I think 5 million ang binayad kay Bamboo. Di ba nakakainis? Bakit tayo pag nagkakanta tayo, naguhulog pa tayo ng 5 piso? O, di ba? Kasi, ang tawag doon, mastery. Meron siyang kayang gawin na hindi natin kaya. Di ba pag siya ang kumanta, wow! Di ba pag tayo siguro kumanta, sige, takal naman yan, bilisan mo na, kakanta na ako, di ba? Now, ano ang point ko, guys? The same cycle, kahit anong field ang gawin mo. Swimming, babayaran ka ba na hindi ka pa marunong lumangoy? Sino ang binabayaran sa swimming? Professional. Sino ang binabayaran sa basketball? Professional. Now, if you want to be paid, kailangan mo taasan yung skills mo. Kung hindi mataas ang skills mo at hindi ka pa binabayaran, dapat lang talaga. Parang ikaw, magpapadoktor ka ba sa isang doktor na lahat ng nagpapagamot sa kanya namamatay? Di ba pupunta ka ba? Kahit libre?
You see, yung isang doktor na sobrang galing na lahat ng pupunta gumagaling pero million-million ang bayad, pupunta ka ba? Yes! Yun. Kaya sa inyo, if you want to succeed in this kind of business, kailangan maging magaling. Hindi ka magiging successful at babayaran ka ng malaki kung hindi ka magaling. Ganun lang siya kasimple. Okay, now, after dito sa programming guys, ang sunod, itong mga dreams natin, gusto natin lahat kumita ng pera. This is the basic. Magkaroon ng kotse, magkaroon ng family, makapag-travel, bahay. Okay, now, ito tanong, ito ba yung pinakadulo ng pangarap natin? Yes. Ba't ang hina ng yes mo? Okay. Yes. Ito po ba ang gusto niyo mga pangarap? Yes! This is the basic. Basic lang yan kasi after, katulad sa amin, nakuha na namin ito lahat. Simula 2009 pa lang, nagsa-7 figures na po ako per month. 2009. 2018 na po ngayon. For more than 9 years, kumikita ako ng 7 figures per month and nakita ko ang realization. Kung gusto mong yumaman kasi gusto mong mawala ng problema, mali po ang tinatahak mong landas. Bakit? Mas may wala pong problema ang mahihirap kesa sa mayayaman. Mas madami pong problema ang mayayaman. Alam niyo po ba yun? Yes. Bigyan ka ng example para may idea kayo. Dati, problema ko income. Ngayon, ang problema ko income tax. Kailangan ko maraming resibo para ibibigay ko sa accountant ko para yung accountant ko siya mag-file sa BIR. Di ba problema yon? Ngayon, magpapasko. Meron akong aabot ng mga almost 15 empleyado under sa akin. Anong problema ko? Magbo-bonus. 13 month. Tapos, kung ano pa. Maliban pa dun yung mga iba pang taong kakilala ako, kaklose ako. Hindi na natapos. Ngayon, ang problema ko, may isa akong kondong nire para lang naglagyan ng mga damit ko. Wow. Ang dami kong damit kasi minsan pag wala po ako magawa, magsha-shopping ako para lang may gawin. Tapos yung mga nabibili ko, hindi ko naman nasusuot. Kaya ang dami kong minsan may mga resibo pa, ang dami. Yung mga, nung na-addict ko bumili ng mga mamahaling sapatos, yung mga lakos ko, pinamigay ko lahat. Di ba problema din yon? Kasi wala na akong malagyan. Ano ang point ko? Hindi totoo na walang problema kahit mayaman na. Kaya ang dapat nyong ma-experience, mahalin nyo kung ano man ang problema nyo, tignan nyo siya as positive. Kasi bakit? Ano ang pinagkaiba ng problem, challenges, goals? Anong pinagkaiba nila? Pare-pareho lang. Ano ang pinagkaiba sa gusto ko magkapera para makabayad ako sa utang ko, gusto ko magkapera para mag-save ako ng pera? Di ba pareho din naman yung gagawin mo? Yes. Kaya dapat ngayon pa lang ma-realize nyo lahat na ang problema, normal lang yan. Walang tao na walang problema. Yes. Lahat ng tao may problema. Kaya huwag kang magdadrama. Naroon, grabe may problema ako. Bakit ikaw lang ba? Di ba? Gusto mo, padamihan tayo eh. Di ba, lahat naman may problema. Ang importante dun, paano mo siya hinaharap? Paano, anong epekto niya? Nung nasa Singapore ako, nag-inuman kami sa loob ng hotel, kasama ko yung mga grupo ni Carlo. Natapos kami mga alas 12 ng gabi. Alas 4 ng umaga, naalimpungatan ako. Naalimpungatan ako kasi yung dalawa, si Aldrin at si Ak Carlo, nagko-concert. Sabi ng isa, yung isa, sabi ko, grabe, pambira, ang hirap na yung tumatulog. Then, may choice ako. May choice ako na pilitin na lang matulog at kung nga hindi sila napapansin, na kahit parang naiinis na ako, or, alam mo ginawa ko pangalawa? Naligo ako, nagbabad ako sa bathtub. After magbabad sa bathtub, bumaba ako, nag-gym ako. After ko mag-gym, nag-sauna ako, naging positive pa yung nangyari sa akin. In short, maraming nangyayari sa buhay natin na ganyan. Ang importante, hindi importante kung ano ang nangyayari sa'yo, ang importante, ano ang effect nung nangyayari sa'yo. Pwede ka maging positive, pwede ka maging negative. Alam niyo po ba, pag down ka na ngayon, babang-baba ka na, huwag kang malungkot, maging masaya ka. Bakit? Wala ka nang ibababa. Sagad na sagad ka na. After masagad, anong sunod? Babangon. Yes. Swerte mo, nakita mo na yung pinakababa. Di at least, alam mo na kung ano mangyayari. Now, ano ang point ko, guys? Napakaganda ng buhay sa totoo lang. We are the most
spoiled generation ng buong henerasyon sa mundong to. Why? Pag mag-delay lang ang wifi mo, mag-delay lang ang send mo ng mga 2 seconds, 3 seconds, bad trip ka hindi? Bad trip! Alam niyo po ba nung unang panahon may tinatawag na mail? Na pag magpapadala ka ng sulat para sa gusto mong padalhan, inaabot ng isang linggo, isang buwan. Maglalagay ka pa ng stamp, dilaano pa yung envelope, papadala mo. May mga nangyayari nung unang panahon sa mga hindi na po umabot. Padala ka ng sulat, Mama, uuwi ako ganito ang araw, sundin niyo na lang po ako. Padala mo sulat. Pag uwi mo, walang sumundo sa'yo, then nag-uwi ka na lang mag-isa. Pagdating mo sa bahay, maya-maya, tao po, may sulat po kayo. Sabay pa. May mga nangyayari noon na siya pa ang nakakatanggap nung padala niyang sulat. Tapos ngayon, magre-reklamo ka sa text, sa call, may messenger na po, may Viber na. Napakaswerte nyo kayong inabot nyo yung Anli Rice. Ako ingit na ingit ako nung kasi nung tagutong days po namin. Nung wala pa kaming kapera-pera, umorder po ako isang barbecue. Di ba yung, yan. Ganyan yung barbecue, mga 4 na rice. Ang kagat mo sa baboy, ganyan pa konti oh. Tapos lamang, mga 3-4 na rice. Manghihingi ka ng sabaw, minsan lalambingin mo nilang ate, tagtagal mo ng konting laman ha, baka may tira-tira dyan. Toyo, calamansi, yung sauce ng barbecue, ulam na yon. Iisipin nyo kayo may unli, yung sa mag-inasal, di ba, yung unli rice, kung 3 kayo dun sa isang manok, kaya yan, sa unli rice kayo. Diba, hindi naman malalaman, simplihan nyo na lang dun. Ang buhay. Nung graduate ako ng college, hindi ko tinapon yung ID ko. Bakit? Tuwing sakay ko sa barko, tuwing sakay ko sa jeep, discounted. 5 years na ako nung graduate, student pa rin ako eh. Eh sayang nung discounted. Guys, sa buhay natin, ang iyakin at madrama, talo. Maging mapamaraan kayo. Hindi ko po inabutan ng Anlitex. Nakakapanglungo po sa amin po noon na nagsisimula kasi kada text piso. Piso, 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 piso. May 10 kang ka-text, 10 piso na. Ang kadalasan ka-text mo ito tanong, ano po yan? Send ka, ito po, bla bla bla. Saan po office nyo? Bla 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 bla. Kailan ka ba pwede? Bla 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 bla. Totoo ba talaga yan? Bla 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 bla. After hindi na nagre-reply. O di ba parang ka nagtapon ng 5 piso, tapos after hindi na magre-reply, ito pa masama, call. 59 seconds, 8 pesos. Pag namali ka ng tansya na 1 minute and 1 second, 2 automatic conceded 16 pesos. Isipin niyo yung mga panahon niyo ngayon na you're very lucky sa lahat. May Viber na pwede ka mag-connect ngayon sa iba't ibang. Ang kausap niyo na ngayon, buong mundo. Kaya nga, sabi ng iba, swerte daw kami. Kasi kami nauna. Ako, I really doubt. Kasi kung kasabayan niyo po kami nauna, baka wala na po kayo lahat ngayon dito sa Global. Kasi iilan na lang po kami natira. Bakit maswerte kayo? Kasi ang market niyo ngayon, kami nung nagsimula, yung lugar lang namin. Kayo ngayon ang market niyo, buong mundo. Isipin nyo gaano kayo sabi nyo lang wala na daw ma-recruit sa AIM Global, hindi po ako naniniwal. Statistic wise, ang AIM Global nag-start 2006, ang member ng AIM Global 0, ang population ng Philippines noong 2006, pwede nyo po itong i-research, around 80 million. Ang AIM Global ngayon 2018 na. Ang nag-join na accounts, hindi po itong tao, accounts, aabot ng 7 million. Hindi po yan lahat tao, kasi may nag 3 heads, may nag 7 heads. Hindi rin po yan lahat active. Now, dulo na lang, sabihin natin kahit 7 million. Philippines, pinag-usapan natin. Ilan ang population ng Philippines ngayon? Almost 104 million. O, ang dami pa. Ano ang dumagdag? Dumagdag to ng 24 million, dumagdag ng 7 million. Paano masasabing saturated ang market? Ayan nga, mas madami pa yung dinagdag na population kaysa sa member ng AIM Global.
saturation wise, hindi po siya totoo. Kailan naubusan ng first year sa college? Nakarinigan school, wala na, saturated na, naubos na yung mga tao sa Pilipinas. Hindi po totoo, it's just a myth. Now, etong 7 million na to, pinaghati-hatihan pa po to ng Africa, pinaghati-hatihan pa po to ng Pilipinas, ang dami kaya, sa totoo lang, ang laki ng market. Ang tanong ngayon, babalik tayo dito, paano kami kikita? Gaano ka ba kagaling sa ginagawa mo? As an upline, ang tawag sa inyo, problem solver. Pag sinabing problem solver, pag tinakunan ka ng downline mo ng problema, itatapon mo? Hindi. Solution. May mga upline, tinakunan ng problema ng isa, tinakunan lima pabalik. Or worse, hindi ko rin alam ano kaya gagawin natin dyan. Ang hirap mag-networking. No wonder bakit hindi lumalaki group mo. Lalaki yan ng lalaki kung magaling ka mag-troubleshoot ng problema. Yung downline, mahihain. Paano mo mawala yung hiya niya? Hindi siya marunong mag-talk dito. Paano matuturuan mag-talk? Hindi marunong mag-present. Paano matuturuan? Yun ang trabaho po ng upline. Kaya if you can train yourself and your leaders na magsosolve ng problema, kaya nga dapat maging masaya kayo. Bakit? Ang problema, pag nasolve mo, sa susunod na babalik sa'yo, problema pa ba yan? Hindi na. Eh, ang problema sa networking pa ulit-ulit. Prospect. Ulit-ulit lang naman ang tanong. Anong tanong ng prospect? Totoo ba yan? May yayaman ba talaga ako? Wala akong pera. Mahihain ako. May kilala ko ng join sa Englobal. Wala din nangyari. Ah, alam ko na yan. Yung mga ano yan. Download, download. O, di ba? Yung downline naging download, download. Di ba? Yung mga ganyan. Paulit-ulit ang tanong ng mga prospect. Ang tanong dun, paano masasagot ng maayos? Yung sinasabi na lang ng iba, eh, ang kumikita lang dyan, nasa taas. Di ba, may mga gano'n na tanong. Eh, ang point ko, saan ba hindi kumikita ang nasa taas? Simula ng pinanganak sa mundong to, kumikita ng nasa taas. Nung pinanganak, kumita hospital. Nung nag-aral ka, kumita school, nasa taas mo. Nung nagtrabaho ka, kumita boss mo. Di ba, kahit anong ginagawa mo, may kumikita. Sumakay ka ng tricycle, may kumikita. Bumili ka ng relo, may kumikita. Gusto mong walang kumikita sa effort mo, lumipat ka ng ibang planeta, magsulo ka doon. Di ba? Yes. Yan yung mga basic na tanong na ang dadali naman talaga sagutin ang iba. Igalit sa pyramid. Eh, pyramid din kayo. Bakit? Kasi isa dito, isa left, isa sa right, isa ganyan, isa ganyan, isa ganyan. O, di ba pyramid kayo? Guys, kaya lang naman ginawa to para madaling A, B, C, D, E, F, yun. Para madaling maintindihan. Kung galit kayo talaga sa ganito, di ba napakasimple yung pinipresentan mo? Ayaw ko niyan, pyramiding. O sige, ibahin natin. Ikaw to. O, record ka sa left. Record ka sa right. Yung nag-record din. O, record din. O, record din, record din. O, ayan. O. O. Bahala ka na kung ano, kung spaceship yan, kung buto ng aso. Diba? Eh, alam ko na yan. Ayoko niyan kasi bilog-bilog. O, di sige, may natin. O, ayan, nag-recruit ka. O, nirecruit mo, star. O, diba? Ayan mo. Guys, it's the same logic. Ayoko niyan kasi nagre-recruit. Bakit? Hindi ba nagre-recruit ang school ng estudyante? Hindi ba nagre-recruit ang mall ng customer? Hindi ba nagre-recruit ang restaurant ng kakain? Di ba lahat naman may recruitment? Yes. OFW, di ba sila na-recruit ng agency nila? Yes. O, di ba? It's the same logic kung i-analyze mo. Ang nagiging problema kasi sa atin, parang ganito, eh, ayoko dyan sa networking. May kilala ko, hindi umaman. Bakit? Lahat ba nang nagtaya sa loto, nanalo? Lahat ba nang nag-take ng board exam, pumasa? Di ba, hindi, it's the same. Kung ano ang nangyayari sa kahit anong industriya, nangyayari lang din naman sa networking. Ay, naloko ako. Bakit? Yung ex mo, hindi ka rin ba naloko? sa networking lang ba may lokohan? Pag mga ganyan ang topic, nabubuhayan kayo lang. Ang anong point ko, guys? Ang kailangan nyo, masterin nyo sumagot sa mga common question. Kasi pag na-master mo, ikaw pag-excited.
sige, subukan mong tanungin niya ito. O, di ba? Kaya maraming networker na takot mag-present, kinakabahan, kasi nga hindi nila alam kung ano ang isasagot. Kaya nga, maging open ka lang. Pag may tanong na hindi mo masagot, diretsin mo yung prospect. Pasensya ka na, bago pa lang ako. Huwag kang mag-alala, pag-aaralan po yung sagot sa tanong mo. Then yun, kontakin mo mga uplines mo. Pili ka ng mga 5 uplines. Tanungin mo pare-pare yung tanong. Kasi kadalasan, minsan iba-iba yung sagot. Pili ka ng sagot na pinaka-comfortable sa'yo at pinaka-gusto mo. Then sa susunod na matatanong sa'yo, yung gano'n na tanong, yun ang isasagot mo. Kaya pagdating ng oras, bumunga pa lang ng isang bibig. Ah, alam ko na ito natatanong niyo. Sige, patatapusin mo. Alam mo na sagot. Kasi sabi ko nga guys, we're already a decade sa networking. Sa in-global na lang, ilagi na lang magsasara na. Totoo, magsasara talaga siya. Kasi mamaya, magsasara to. Bukas ulit. Di ba? Ay, nagsasara naman talaga. Ang daming... Eto guys, ang pinaka-crucial sa lahat, maging very selective kayo sino yung mga papakinggan nyo. Kasi ang problema sa atin, sa sobrang dami ng information, ang dami natin pinapakinggan, na kadalasan, di man lang natin tinitingnan yung buhay nung nagsasabi sa'yo, or worse, marunong ba talaga yung nagsasalita, or basta lang magsalita. Kasi nama ang common sa atin na gustong-gusto natin mag-react, even wala tayong masyadong maayos, kung alam ba talaga natin yung sinasabi natin or hindi. Networking, this is just the same, katulad ng franchise, katulad ng traditional business, this is just the same. Ang pagkakaiba lang, mas in-enhance. Parang cellphone. Ang cellphone dati tawag dyan, telepono lang naman. In-enhance ng in-enhance na ngayon, mas naging maganda. Ang ruling ng traditional business before, malaki ang capital mo, malaki ang kita, wala kang capital, wala kang kita. Ang networking, binasag niya yon. Bakit? Sa networking, kahit maliit ang capital mo, pwede kang yumaman ng sobra-sobra. Possible ba yun? Ang cellphone mo, ano nang meron dyan? May compass, may calculator, may TV. Di ba lahat na nandyan? Dati pag manonood ka ng pelikula, iba gagamitin mo. Pag maglalaro ka ng computer, iba gagawin mo. Ngayon lahat nasa screen na lang tayo ng computer. Ibig sabihin, that is just an innovation. Ganun ang networking. Ang kagandaan sa networking, maliban sa iyo mayaman ka, ngayon, anong nangyayari sa inyo? Di ba nalilibang kayo? Kung dati nalilibang ka sa bahay mo, gumagastos ka pa ng kuryente, mayamay, nabibentaan ka ng kung ano-ano ng TV, eh dito, nalilibang ka, natututo ka, at yumayaman ka. Yes! Innovation ang tawag dyan. Kaya ako, why I love networking so much, nabigyan ng hope yung mga taong akalang hindi nayayaman. Napaka-unfair ng traditional business kasi nakabase agad saan? Pinag-aralan. Grades mo, ibibase ka sa ganun. Eh bakit hindi ka na ba pwede mag-improve? Pinaka-worst, matalino ka. Nag-a-apply ka ng trabaho, eh may nakalagay, with pleasing personality. O, eh paano kung yung itsura mo hindi na uso? Diba? Guys, ang point lang doon, networking nabigyan ng chance, magmahirap ka, magmayaman ka, nabigyan ng chance na pwede kang yumaman as long as na magsisipag ka lang. Gawin mo yung part mo. Kaya nga, para sa akin, napakagandang invention po ang networking. Okay? Sunod. Now, paano nyo makukuha yung mga pangarap nyo? Ito, this though, iba't ibang klaseng source of income. Number one, pwede ka maging empleyado. Number two, pwede kayo maging negosyante. Number three, pwede po kayo mag-networking. And basically, sabi ko nga, ito yung pinaka-latest. Hindi ko po sinasabi na ang networking ang pinaka-dudo. Kasi lagi naman nagkakaroon ng improvement. Pero as of now, networking ang pinakamagandang source of income. Kaya sabi ko, maliit kapital mo, may nag-guide pa sa'yo. Magtayo ka ng traditional business mo, may mag-guide ba sa'yo? Wala. Dito, may mag-guide pa sa'yo. Alam niyo po ba, pag nagtayo ka ng traditional business, mayor's permit, building permit, fire permit, lahat-lahat, lilipad ng mga 50 mil mo, wala ka pang tindahan na itatayo. Yan na sa ibang nagsasabing mahal ang networking, mahal ang game global, anong comparison mo? Okay, sunod. Now, bakit kailangan nyo mag-join sa AIM? Okay, eto number one, 12 years na sa industry ang AIM Global. Ang daming tao na nangangarap marating ng AIM Global, pero wala pong ibang nakagawa ngayon, kung hindi, tayo lang po na AIM Global. If you have time, try to search Amway Forever Living. Yun ang mga nakikita ko na mangyayari po sa atin afterwards.
Dati ang mga networker, baliw na baliw sa foreigner. Pag may mga foreigner na pumunta sa Philippines, baliw na baliw ang mga Filipino networker. Ngayon, baliktad. Ngayon, yung mga foreigner na ang baliw na baliw sa mga Filipino networker. We have edge. Why? Ang Filipino, isa sa pinakamagaling sa communication. Ang Philippines, ang pinakamalalang gumamit ng Facebook. At ang pinakamaganda dito, buong Pilipino kalat sa buong mundo. Kaya yung edge ng Game Global para mapalaki ng sobra sa buong mundo, kaya-kaya natin. Kaya ako very excited kasi by next year, isa po sa goals ko, isa sa gagawin ko, mag-aaral po ako ng Spanish. Kasi ang Spanish, medyo madali lang din siya kasi diba, na-colonize tayo ng Spaniards. Kaya naiintindihan. Ang una kasing isa sa bubuksan ng Inglobal by next year is Barcelona. Magbubukas ng Barcelona, magbubukas ng Italy, magbubukas ng France. Ang daming bubuksan na Europe country. Ang Europe, 1 billion population. Ang continent ng Europe. Kaya ang laki ng market. Pilipinas nga eh, 80 million na hindi pa maubos-ubos. Yun pa kayang 1 billion. Kaya ngayon pa lang guys, kung may kakilala kayo sa Europe, kakilala ng kakilala nyo, i-message nyo na po. Na member ka ng Inglobal, na kung gusto nila mag-join kayo, ang kontakin kasi one way or another, mare-recruit po yan by next year. Kasi ngayon, ang dali na po mag-network. Bakit? May boosting, may messenger boosting, may fanpage boosting, na darating ang time, prospect na ang lumalapit. Because of sa social media, kung dati para ka magkaroon ng prospect, kailangan mamigay ng flyer sa kalsada. Ngayon, hindi na po kasi sa social media na lang, ang dali-dali na po mag-recruit. Okay? Now, sunod. Ang Inglobal is a billion peso company na po as of now. Kaya pwede po bang palakpakan naman natin na maging part tayo ng isang billion peso company. Sunod, ang products po natin, hindi po to basta-basta. May mga ibang networking company, if they're going to ask saan galing ang product nila, hindi po nila masagot. Kasi sila mismo, hindi nila alam kung saan ginagawa yung product. Sa atin, ang product po natin, sobrang ganda kasi alam natin ang gumawa, Nature's Way, ang gumawa, Wither. Kaya ang gaganda po ng mga supplier natin, ng mga manufacturer natin ng product, hindi po sila basta-basta lang. Guys, napaka-importante ng product. May mga ibang networking company na ang product load. Ang problema pag ang product mo load, paano ka mag-penetrate sa ibang country? Sa ibang country, wala naman load. Diba sa atin lang naman kasi nauso yung load-load. Pero sa ibang country, kadalasan sa kanila mga line. Kaya dapat, kung gusto mo na kumita at tumagal ng maganda sa networking industry, ang sasalihan mong company, maganda ang product. And basically po, ang Inglobal, hindi lang po maganda, kung hindi sobrang ganda po ng mga product. Hybrid marketing plan, ito na po tayong nagpauso ng point-point. Ibig sabihin dati, ang pagre-recruit, isang tao sa left, isang tao sa right pairing. Kaya ang nangyari before, pag wala ng tao ma-recruit, nagko-collapse ang company. Kaya nga ang Inglobal din, na-chismis din before na hindi tatagal kasi noon unang panahon talaga, ang company talaga kadalasan, 3 years lang, 4 years na nagko-collapse na. But because sa galing po ng mga may-ari, yung marketing plan po natin, nakita nila ano yung tamang gawin para tumagal po ng tumagal. Kaya ngayon, hanggang ngayon po, ang daming kumikita po sa atin na sobrang lalaki po. Hindi na po, sabi ko nga eh, ang goal ko by this another decade ng AIM, gusto ko po ako yung magiging unang Billionaires Club member ng Inglobal. Sinabi Billionaires Club, kumita ka ng billion. And nakikita ko po siya sa ganda ng marketing plan natin, sa pag-expand ng iba't ibang countries, kayang-kaya po talaga mangyari yon. Okay? Sunod, nasa top 1,000 taxpayer corporation tayo, dulo, nagbabayad po tayo ng tax, kumbaga nare-recognize po tayo ng BIR na isa po tayo sa pinakamataas magbayad. Sunod, first ever to use Philippine Arena. Tayo po ang pinakauna, maliban po sa iglesia, tayo ang pinakaunang gumamit ng Philippine Arena na napuno natin ng sobra-sobra. Pero tayo ang nag-iisang networking company na nagawa po natin for 4 consecutive years na punong-puno po lagi yung anniversary natin sa Philippine Arena. Sino po ang nakapunta na ng Philippine Arena? Sa mga hindi pa po nakakapunta, ay rilibusan just by next year, May of 2019, umattend po kayo ng anniversary natin para makita mo gaano po talaga kalaki ang Inglobal at nakakabaliw po why. This year alone, 700 na delegates ang galing ibang bansa na pumunta. Ang nababali na po sa Inglobal, sabi ko nga hindi lang po kapwa natin Filipino, kung hindi mga iba't ibang lahi na. Okay? Sunod,
Open more than 200 countries po tayo because of AIM World. Kaya po natin mag-penetrate sa iba't ibang bansa. Ang pro-distributor company na itong hindi nakikita ng karamihan. Bigyan ko yun ng tip. Guys, ang company napaka-aggressive nila magpalaki sa ibang country. Alam niyo po ba, kung may mga daunag sa ibang bansa, alam niyo po ba, pag nakita nila na may isang country na lumalaki, binababaan nila, pinapadala nila ng speakers, sila ang gumagastos at pinapalaki. Napakaswerte nyo. Bakit? What if grupo mo yon? What if downline mo yon? Katulad ko, may downline ako na nasa Rome, Italy. Lumaki po sila ng sobrang. Ngayon, nung nakita ng company na lumaki sila, ngayon company na ang nagkakausap sa kalit at nagko-communicate, company na tumutulong magpalaki. Sa AIM Global, bakit sobrang dami ang kumita? Kasi may mga speakers bureau, may mga marketing team, training team na po ngayon na nag-iikot sa buong Philippines. Na pag magkaroon ka ng downline sa Cebu, magkaroon ka ng downline sa Davao, pag may event doon, papuntahin mo na lang. Ibig sabihin ka, hindi ka pupunta doon, kaya magpalaki ng grupo because sa system na ginagawa ng company. They're spending so much. They're spending around 3 to 5 million pesos per month para lang magpalaki ng mga grupo sa iba't ibang lugar. Kaya ang ibang company, hindi nila kayang gawin yon. Kumbaga, may ang iba, kwento ang iba kasi ng pioneer sila. Pero pag pioneer ka, mas sobrang gastos. Kasi pag may mga grupo kasi iba-ibang lugar, ikaw yung bababa, ikaw yung pupunta, mas nakakapagod at mas grabe pang effort mo. Right now, sa ginagawa namin, kami pa po, nag-collaborate po kami ng mga top, mga uplines nyo, mga top 20 po, na magkakaroon po kami ng ikot. Ngayon, practice pa lang po namin na ikot po this year sa iba't ibang part ng Philippines at iba't ibang part ng mundo. By next year, mas grabe pa po yung mga activities na gagawin namin. Kaya kung nangangarap kang humataw, eto na yung tamang panahon na humataw ka. Guys, aaminin ko po so long, marami po mga top earners at even isa po ako dun sa hindi na po ako masyado humahataw. Hindi na nga ako nagtotalk dito eh. Dati nagtotalk po ako halos every week, once a week nagtotalk ako, iba pa yung NDO. But right now, NDO, this is I think third time ko pag NDO ka nagkakamali within this year. Nasabi ko, sige, by next year, a-accept na ulit, maliban pa po sa ikot sa iba't ibang bansa, tas accept pa dito. Kaya, sumabay po kayo humataw. Bakit? Kasi po ako, may goal din ako. Kung kayo may goal na gusto nyong kumita ng malaki, mag 100,000, kalahating million, ako po may goal din. Ang goal kong kitain right now is 1 million pesos per day. Yun ang ginagol kong kitain. Again, pareho lang yan. Guys, akala ng iba, para ang hirap yan. Hindi. Mahirap yan kasi wala man sa programming mo. Pero sa programming namin, madali lang. Ano kailangan? Dagdagan lang. Sipag. Mag-i-strategize ka. Ano pang mas dapat mong gawin? Kaya nga, nung tontuwa po kasi nung nasa Singapore ako, bumili ako ng headset. Basta headset siya na may noise counseling. Kasi nire-ready ko rin sarili ko sa sobrang dami na kakausapin ko. Eh, ang hirap naman sa phone kasi pag lagi may hawa, kaya bumili ako ng headset. In short, nire-ready ko na yung sarili ko sa mga dapat kong gawin. Kaya right now, ngayon din, lagi na po ako nag-gym. Kasi iba gumalaw ang healthy ang katawan kaysa sa hindi. Kasi pag medyo chubby ka, mabigat ang katawan mo, pati decision making mo, apektado. Kaya... Guys! Sabi ko, gusto kong umaman sa industry ng networking. May mga uplines ako. Sabi ko, yung mga uplines ko, gusto ko malagpasan ko sila. Yung mga kasabayan ko sa AIM Global, na, kasi hindi naman po ako kikita ng malaki agad-agad. 2007, I was just nobody sa AIM. May mga top 1 na noon, may mga kumikita na ng malalaki. Ako, nagka-coach ako 2007 eh. Now, sabi ko, gusto ko sila lagpasan. Kaya bibigyan ko ng tipa paano ako mag-isip. Sabi ko, gusto ko silang lagpasan. Ngayon, may naririnig ako mga ibang mga crossline or downline kung saan nila kakasakit. Sabi ko, lugi ako kasi pag nagkasakit, sayang ng oras. Kaya pinag-aralan ko paano hindi magkakasakit. Eh nagkakasakit lang naman tayo, isang pinakamalaking factor sa kinakain. Pag mahilig ako, alam niyo po ba ang isang pinaka dapat na hindi kayo kumakain? Hotdog. Bakit? Ang hotdog po, cancerous po siya. At ang isa pang pinakamalala para magkaroon po yun ng idea, ang hotdog, tira-tira po yan ng mga parte ng baboy, ng manok, ng beef. Kahit may mga buto-buto, lahat yan pinaghalo. Yung mga intestine, yung mga tira-tira sa isang
dinadala sa meat shop, tapos yung mga hindi na kailangan, hindi na bibili, iipunin. Iipunin, ihalo yan lahat, i-grind. Pag nag-grind na yan at nag-powderize, saka nalalagyan niya yung mga flavoring, lalagyan ng preservatives, pangpaalsa para kumapal, tapos yun ang kinakain mo. Yung mga tera-tera na pinaghalo-halo. Yun ang hotdog. Okay now. Chichirya din po, hindi na po ako makain ng chichirya. I love kumain ng chichirya before. Peewee, clover, chipping, blue. Diba? As in, paborito ko lahat mga ngayon. Pero nung nagsimula ako, nang nakita ko, tumigil na po ako. Soft drinks, tumigil na rin ako. Tumigil ako manood ng TV. Kasi sabi ko, kung manonood ako ng TV, sayang ang oras ko. Kaysa ipanood ko ng TV, ihahataw ko na lang. Tapos minsan kung iinom ako, ang niyayaya ko, cross line ko. Oo, lalasingin ko siya para bukas hindi siya makahataw. Ako hahataw. Diba? Strategy eh. Eh ako naghahabol that time. Sabi ko mga ina, kaya alam kong sino hinahabol ko. Dapat kung ito umahataw 5 oras, ako dapat 6. Diba ganun naman kasimple ang logic? Ang problem sa atin, gusto mong bago buhay mo, yung tinitingan mo nga minsan, baka mas masipag pa sa'yo. Yeah, pag-aralan nyo mabuti kasi ako, katulad ngayon, ang goal ko 1M per day, alam ko na yung skills ko 10 years ago, hindi siya ang dapat kong gawin. I need to improve. Ngayon nagbabasa ulit ako ng libro. For so long, natigil pa ako magbasa ng libro. Ngayon nagbabasa ulit ako ng libro. Kaya dami kong libro mga binasa, nag-aaral na naman po ako ng panibago. Kaya napakasimple, if you want to change your life, kailangan mo rin baguhin yung mga ginagawa mo. As simple as that. Clear po ba tayo? Yes! Sunod! 2-time record holder po tayo ng Guinness. Nagkaroon po tayo. Ako tontuwa kasi yung Guinness, nababasa ko lang sa libro. Ngayon, nung nagkaroon po tayo ng event natin, nakasama po ang Inglobal sa biggest smiley sa buong mundo na human ng mga tao, then yung may naka-face mask. And part kami, naging part po kami ng Guinness Books of Record. Kaya nakakatuwa po. At Inglobal lang po ang nakagawa niyan. Okay? Now, sunod. You need to adapt the culture. Ang networking, aminin na po natin, may mga iba't iba kayong kailangan i-adapt. Kung gusto mo malaman na malapit ka ng umaman, dapat hindi ka na nababaduhin sa power, grabe. 1 million, 2 million, 3 million. Pag ikaw yung tipo, ayun, mag-isang million na, kaya naman dito, malayo-layo pa pa. Dapat isa puso mo yung ginagawa natin kasi kailangan mo talaga mag-adapt. Okay, now, paano ka mag-adapt? Number one, attitude. Napaka-importante ng attitude nyo, kailangan baguhin. Kasi kung hindi mababago ang attitude nyo, ito napakasimple. Kung ano man ang ginagawa mo, yan ang reason bakit yan ang buhay mo. Ngayon, kung gusto mong baguhin buhay mo, anong dapat mong gawin? Baguhin mo yung mga ginagawa mo. Kaya baguhin mo lang po yung attitude nyo. Kung madrama ka before, ayusin mo. Kung mataray ka dati sa mga babae, kung lagi mong inaaway yung mga nagme-message sa'yo, ngayon maging mabait ka na kasi paano mo sila re-recruitin? Diba? Kaya yung mga matataray din, huwag masyadong awayin yung mga iba kasi paano mo sila marirecruit? Guys, nung ako nag-networking, sa mga hindi po nakakilala sa akin, batang 90s po ako. Inabutan ko po yung mga basag ulo. Inabutan ko po na parang hindi ka lalaki pag hindi ka nakipagsuntukan. Pag hindi ka kasali sa isang frat, parang hindi ka lalaki. Inabutan ko po yon. Sanay po ako makipagsuntukan. Naranasan ko nang may nasaksak sa kaibigan ko. Binaril ako. Buti dito tumama. Naranasan ko lahat ng yon. Nung nag-networking ako, bumait po ako. Kasi sabi ko, paano ko re-recruiting to kung aawayin ko? Tapos ang pinakamahirap, binugbog mo. After isang linggo nung nagtutok ka, nasa harapan, na-invite. Diba? Ang hirap na gano'n. Kaya, diba? Kaya sabi ko, kailangan mo na maging mabait. Kaya that time, pag sa bar, may nakakabanggaan. Dati pag may nakakabanggaan, pag mga, lalo pag probinsyano kasi, ang mga probinsya mas medyo sensitive. Diba? Masyadong territorial ang mga probinsyano compared pag Manila. Dati pag nabangga, pag problema mo, anong gusto mo? Diba gano'n? Ngayon pag aray, hindi, okay lang. Sorry po. Ako pa lang, sorry. Tapos kakaibiganin ko maya-maya, pare, anong ginagawa mo? Di ba? Para ma-recruit ko. Then, nagbago talaga ako. Hindi po ako, kung sino ako before sa sino ako ngayon, sobrang pong laki po ng pinagbago ko. Dati mahig sa school. Tingin nyo ba sa school, masipag ako mag-talk sa harap? Kung ako po yung kaklase nyo, para maalala nyo, kung ako naging kaklase nyo, hindi po ako mahilig mag-talk sa harap. Ako po yung kaklase niyo laging nasa likod. Minsan may daladalang sago, di ba? Yun yung babaeng ko. Nakapasa po ako
matalinaw ko. Matalinaw. Oo, matalinaw. Kahit malalayo po yung sagot ng classmate ko, nakikita ko. Okay. Kumbaga, ang kapasit ko matatalino, hindi po ako. Kasi ang paniniwala ko sa buhay, yung ayaw mong gawin, ipagawa mo sa iba. Eh, sila yung mahilig mag-aral. Di kayo mag-aral, nangungupyan na lang ako. And doon ko na-realize na tama pala yung logic na yun. Kasi di ba ang mayayaman ganun, ayaw mo mag, ano nang mag-compute-compute, hire ka ng accountant mo, ayaw mo nang magsulat-sulat, hire ka ng sekretary mo. Yun ang logic ng mayayaman eh. Mayayaman bang ginagawa niya lahat? Hindi. Kaya nga sabi ko, ibang-iba ang logic ng ordinaryong tao sa logic ng mayayaman. Na there's nothing wrong na ipagawa mo sa iba yung ayaw mong gawin. Okay, kaya ito lang dulo ko guys, you need to change. Ang magiging batayan nyo, yung gagawin nyo, connected dapat sa goals nyo. Yung pagbabago nyo, connected dapat. So not believe, may tiwala ka ba talaga sa sarili mo? Yes! Kasi kung ngayon pa lang wala ka ng tiwala sa sarili mo, mag-stop ka na, mapapagod ka lang. Kaya nga diba sabi ko kanina, kumbinsin nyo muna sarili mo na yayaman ka. Dapat nakikita mo na yayaman ka. Yes. Nakikita mo na one time magsasalita ka nito at lahat ng nandito, downline mo. Yes. Dapat ito mga pangalap mo. I-visualize nyo na guys, pag na-awardan ka ng Millionaire's Club, na-awardan ka ng Global Ambassador, pag umaakit ka ng stage, anong suot mo? I-visualize mo na ang suot mo, anong amoy ng pabango mo. Dapat nakikita mo, ganun ka ka-clear sa mga goals mo. Sunod, commitment. Guys, ang relationship, pag binis mo sa emotion, 100% magbe-break kayo. Bakit? Kasi ang tao, nagbabago ang emosyon. Saan ang pinaka-sweetest part ng relationship? Pag nagsisimula. Pag tumagal, nawawalan na ng gana. Kaya you should learn to be creative. Kahit sa mga lalaki, kaya mo bang manligaw ulit habang kayo? Kaya mo bang kayo? Sa mga babae naman, kung may asawa ka na at may matuto ka pa rin mag-alaga dapat ng katawan mo. Maglinis-linis ka naman, maligo ka naman. Guys, it takes a tango. Huwag ka minsan magalit lang sa lalaki. Parang ito question ko. Kayo sumagot. Sino ba talaga ang nagbago? Yung lalaki, nung kayo, sweet, masaya, okay, naliligo ka, lagi kang mabango. Nung matagal ka na, naging komportable ka na sa asawa mo, hindi ka na masyadong naliligo. Okay, tumabata ba ka? Okay, now, yung asawa mo ngayon, nang babae, isa tanong, sino ang totoong nagbago? Yung babae. Yung babae o yung lalaki? Babae. Mag-away. Ang point ko lang, ang relationship, kailangan ng commitment mo. Kaya kung gusto nyo na mas maging successful ang relationship nyo, dapat lagi kayo nag-uusap na meron kayong goal, may personal goal, may couple goal. Iba dapat yung date mo sa sarili mo, date mo sa tropo. Dapat sa karelasyon mo rin, bigyan mo rin siya na may buhay pa siyang iba maliban lang sa'yo. Huwag mong ipaikot yung mundo niya sa'yo na lang. Kasi mauumay din kayo sa isa't isa. Kahit gaano masarap ang adobo, kung araw-araw ka mag-aadobo, hindi na rin masarap. Kaya payagan mo rin yung asawa mo kung gusto pumunta sa barkada, gumimik, walang masama doon. Mag-usap kayong dalawa ng mais. Kasi ang nangyayari nga sa atin, ang relationship is nagiging control. Ang pinaka-purpose ng relationship, mayu-unite kayo, at pareho nyo haharapin yung mga problema sa buhay. Ang nangyayari sa relationship, kinokontrol nyo ang isa't isa. O ito dapat pananamit mo, ganito ka dapat, ikaw dapat, o mamayang gabi, umuwi ka na, ganito. Paano nyo mai-enjoy ang life? Always remember, we don't own anyone. We don't own anything. Walang forever, yun ang totoo. Bakit? Guys, lahat tayo mamamatay. Ang importante, paano mo enjoy yung moment na andyan yan? Kaya para sa akin, yung commitment
commitment nyo, na the moment nagsabi kayo na mahal nyo ang isa't isa, hindi po ang commitment nag-base lang sa, sige, tayo, hindi ako magkakaroon ng ibang karelasyon, okay na yung hindi. May physical ka pa kailangan alagaan, kailangan kinikilig-kilig ka pa rin, kailangan sinusurprise mo pa rin siya, nag-date pa rin kayo sa mga ibang lugar, yun ang commitment. Ganon din ang networking. Ang tanong, pag may sakit ka at may schedule ka, kaya bang mag-talk? Kasi nung ako po nag-networking nung kasagsaga ng katawan ko, talagang yung sinasabi nilang whatever it takes. Minsan nag-away kami ng girlfriend ko. Nakita ko alas dos na, may schedule akong 2. First time na away namin yung talagang nasisigawan ko, siya nagsisigaw din siya, nag-away talaga kami. Nakita ko 2, sabi ko, may schedule akong 2. Sabi ko, teka lang. Sabi ko, may schedule akong 2. Nasa baba na yung downline ko, nandun sa lobby ng hotel. Mamaya na tayo mag-away, maliligo lang ako. Ligo ako after umaligo. Sabi ko, balikan kita, papabalik ako. Nung pababa ako ng elevator, kailangan ko mag-shift ng persona. Hindi na ako dapat ako yung girlfriend at akong boyfriend niya. Shift ako na si upline. Kaya nung pababa ng elevator, power, grabe, payaman, power, yay! Nung pagkita ko, oh, namasta, power, sige. O, pipi, yun ang pag-shift ng persona. Marami akong times na may sakit ako, nung magtotok na ako, sasabihin mo sa akin, kumamaya ka na muna, balikan mo ako pagkatapos ng toko kasi kailangan ko pang tapusin. Yun ang commitment. Baka ikaw puyat lang, hindi ka na makapunta sa pupuntahan mo. Yung traffic, yun ang pinakawalang kwentang rason bakit ngayon ka lang ba matatraffic. Kaya ka na traffic, hindi may traffic, kaya ka na traffic kasi matagal kang umalis. Kung umalis ka ng maaga, hindi ka na late sa pupuntahan mo. If you're going to make a decision na katulad ng mga average na tao and you're expecting na kumita ng malaki, malabo. Ang dami namin times na mamimili ka talaga between sa personal life or sa commitment. Una, alam ang pinakaunahin niyo lahat? Personal life. Money. Umaman kayo. Why? Kasi ito ang bridge ng lahat pagdating ng oras. Kaya sa mga single pa po, kung wala ka pang karelasyon, huwag mo muna kayo magrelasyon. Ang karelasyon, istorbo yan sa karir. May tumutugtog pa habang umaga. Di ba sweet tawag doon? Yes. Eh kung wala kang pera. Nana. Di ba tumutugtog yung mga bulag lang dyan sa gilid? Guys, huwag tayo magka-itogrito. Ang isang relationship, kailangan ng pera. Yes. Kahit ano bang organization, kahit anong relationship, kailangan ng pare-parehong to. Kaya kung wala ka naman, huwag ka munang magdagdag kasi mahahati. Ito question ko, bigla ka bang tinanong ng girlfriend mo? Dinex ka ng upline. May training tayo ngayon. Eh, may date na kayo ng girlfriend. Pinapili ka bigla. O, sino pupuntahan mo? Yan, upline mo na naman. Power na naman kayo. Eh, ako nandito na. Di ba ako mahal mo? Anong sasagot mo ngayon? Guys, ako hindi ko ito makalimutan. I have a serious relationship when I was in high school. May girlfriend ako na nag 7 years kami. Tagal namin 7 years simula high school hanggang college. That time, workaholic na po talaga ako.
Habang pong nag-aaral ako noon, pagkagabi, ako'y kumukuha ng boundary ng jeep namin, mga 8 to 9, tapos after gumara ng jeep namin, namamasada pa po ako ng jeep. Yung ex ko, sabi niya sa akin, pagkakuha mo ng boundary ng jeep niyo, huwag ka nang mamasada. Punta ka na lang dito sa bahay, dito na tayo magkwentuhan, mas gusto kitang kasama. Tapos sabi niya, huwag ka na masyadong masipag. Ayoko naman na maging sobrang yaman tayo. Kahit simple lang buhay natin, okay na. Sagot ko sa kanya, kasi ako po, naranasan ko bumagsak. Naranasan ko elementary, isang iyak ko lang lahat ng gusto ko binibigay na ng mama ko. Every week may G.I. Joe akong laruan. Ang G.I. Joe that time, 89 pesos. No, that was 1990s. Isipin mo gaano ka-old ako. Now, nung bumagsak negosyo namin, kaya nakita ko both worlds na buhay ng mayaman at buhay ng mahirap. Unfair po talaga. Aminin na natin. Hindi naman, walang fair sa mundong to. Pag nakipagpiesta ang mayaman, masarap yung ulam niya, iba yung kutsara, iba yung tinidor niya doon sa ordinaryo, na bisita, habang kumakain siya ng marami, natutuwa yung pinuntahan niya. Pag may hirap ka, nakipag-fiesta ka, at marami ka ng kinukuha, masama na ang tingin sa'yo yung pinuntahan mo. Diba? Ganun ka ang pera buhay. Now, anong tawag niyan? Di, balik tayo doon. Sabi ng ex ko ganun. Sabi ko sa kanya, alam mo, nasasabi mo yan, kasi yung mama mo nagpapadala ng pera sa'yo. End of the day, may gawin tayo o wala, para naman tayo matatanggap ng pera kasi may baon ako sa magulang ko at ikaw rin, padala ka ng pera. Pero sabi ko, I really doubt na pagdating ng oras na mag-asawa na tayo, alam mo, may mga anak tayo, tapos gusto mong lumabas, hindi kita mailabas, tapos nakikita mo sa mga ibang kaibigan, may bagong damit, may bagong sapatos, ikaw wala kasi mahirap tayo, I really doubt na makakatiis ka sa akin. E baka isang araw biglang may manligaw sa'yo, akong iniwan mo, di, grabe, nawala na nga ikaw, wala pa akong karir. Eh, mas maganda siguro unahin ko muna ng yumaman para mawala ka man. Masaya pa rin naman, no? Kasi na gusto ka. Guys, don't be so selfish enough na mas mamahalin mong ibang tao kaysa sa'yo. Unahin mo, mahalin ang sarili mo kasi kasama mo ang sarili mo. Pag iniwan ka at maganda buhay mo, madaling maging masaya. Ang hirap nung iniwan ka na wala ka pang pera, ang hirap nung mag-mugbon talaga. Sa mga lalaki, sa mga binata, ito tip ko sa inyo. Magpakayaman kayo. Huwag kayong maligaw. Huwag na huwag kang maliligaw. Bakit? Kasi ang panliligaw, it is a waste of time. Why? Unang-una, para sa akin ha, ito tip ko rin sa mga babae. Pag may tip na, may trip kayong lalaki at gusto niya at naligaw sa inyo, huwag kayong magpaligaw, sagutin niyo na agad kung trip niyo rin lang naman. Bakit? Ang lalaki, plastic pag nanliligaw. Lahat ng gusto mo ipapakita. Hindi mo siya makikilala. Kaya mas maganda maging kayo at least makilala mo agad. Pag hindi kayo click, dihanap ka na ng iba. Di at least hindi kayo nagtagal ng nagligawan pa. Balikan sa mga lalaki, bakit hindi nyo kailangan manligaw? Pag yumaman kayo, hindi mo na kailangan manligaw. Ikaw pa ang mamimili kung sino ang gusto. At pag mga lalaki, kaya takot na takot pumunta sa bahay ng girlfriend. Pag naharap ng magulang, ang tatanungin, ikaw iyo, ang lakas-lakas mong loob, ligawan ng anak ko. Kaya mo na bang buhayin yan? E paano kung member ka na ng ngayon at kumikita ka ng malaki? Ang sagot mo, gusto nyo sumabay pa kayo. Ano ang point ko? Guys, dulo, balik tayo sa commitment kung saan sana tayo nakarating. For you to become successful, kailangan mo magbawas ng mga iba't ibang ginagawa na hindi connected sa goal. Kasi mahahati-hati ka talaga kung may, tingnan mo ha, iba yung labas ng barkada, iba pa yung labas ng girlfriend, iba pa yung labas ng magulang, iba pa kung ano ang religion mo. Di ba ang daming naghahati-hati ng atensyon natin? Kaya yung mga pwede mo naman ikat, ikat mo muna. Hindi naman yung panghabang buhay, pansamantala lang yan. Ano sabi sa akin dati ng kaibigan ko? Tigil muna yan at networking. Uminom na lang tayo. Bihira naman tayo maging binata. Ubusin na muna natin yung oras natin. Kagigimik, kaiinom, mababae na ng mababae. Pag nag-asawa ka na, saan ka magseryoso? Eh sabi ko, ang tagal na natin, lagi umiinom, wala naman nagbabago sa buhay natin. Sabi ko, gaya, subukan ko na muna to, dyan na muna kayo. True na. After a few years, nagkita-kita kami, sila gumigimik pa rin, ako may kotse na. Wow. Sila umaasa pa rin sa magulang. Ngayon, pag sinamap mo,
mas marami ko po ang gimmick ko kaysa sa kanila kasi nakaka-gimmick po ako sa Las Vegas, wow, sa Europe, dito po sa Manila, pinaka-high-end ng mga bars. Dumating sa point na gabi-gabi din ako gumigimmick kung saan. Gumagastos ako 20, 30, 50 mil, isang inuman. Na dumating ako sa ganun na point na nung na-realize ko, yung gusto pala nilang i-give up, mas dihamak na lalo gumanda tuloy yung naranasan ko. Kasi mas naging open sa akin kasi I have the money. Alam nyo ba na wala naman lugar na malayo? From here going to US, in a span of 12 hours lang yun, di malapit lang. Kaya lang naman naging malayo kasi dagdag yung pag-iipon mo ng pamasahe. Oh, di ba? Nag-iipon ka ng pamasahe isang buwan, kaya parang lumayo yung US. Pero sa totoo, if you have money, wala pong malayo. Kasi isang araw lang, ikot mo na yung buong mundo eh. Kumbaga, ganun lang siya kasimple. Kaya sa akin, maging selective muna kayo sa mga ginagawa nyo, lalo limited ang income nyo, limited pa po yung leverage nyo, dapat doon ka muna sa goal. Unahin yung umaman, kasi pag umaman ka, mas madaling balikan lahat. Unahin mo kung ano-ano, unahin mong love life, unahin mo yung pag naging mahirap ka at wala ka ng pera, maghihiwalay din kayo, maghahanap ka ulit ng income. Di ba ganun pa rin yung magkarelasyon kayo ng sobra, eh pareho na kayong gutom, wala na makain, pasensya ka na, mag-a-abroad muna ako, di hiniwalayan mo rin. Kung mag-antulo guys, unahin nyo to. I'm not saying mahalin mo ang pera, pero ang money is just like an oxygen. When money knocks on your, when poverty knocks on your door, love flies away. Di ba pag wala na kayong pera sa bahay nyo, di ba pag anong laman, saan kakakuha ng laman ng rent? Anong ipambabayad mo sa kuryente mo pagmamahal? Di ba hindi naman pwede yun? Sumakay ka ng jeep, di ba? Pre, love you, di ba? Hindi pwede yung kailangan na. Okay. Isa pa, guys, ako, di hamak na pasaway ko sa school. Pero alam niyo po ba na tuwing Pasko, mas pinipilahan yung mapera kesa sa matalino. Hindi naman sikat ang matalino. Sikat lang naman sa school. Paglabas, ang sikat na mapera. Bakit? Pag mapera ka, o mga inaanak pila, o gamit, isang libo nyo, isang libo, isang libo. Eh, matalino, mga inaanak pila, o talino ko, talino ko, talino ko. Hindi naman, ang hirap ibigay ng talino. Yung pera, medyo madaling maintindihan. Okay. Now, sunod. Discouragement. Ano ang discouragement? Guys, whether you like it or not, may mga tao na tatanggi sa ino-offer mo. Huwag ka masyado maging sensitive kasi normal ang pagiging tao yun. May mga tao kang namimit na nakapantalon, naka-shorts, naka-palda, hindi ka naman di ba nagagalit. Nung kumain ka sa restaurant, yung asawa mo, iba sa order mo, hindi ka rin naman nagalit. Kaya huwag kayong magalit sa mga prospects nyo kung ayaw nila mag-join. Right nila yon. Kung ayaw nila mag-join, huwag kang masyado mag-isip, focus ka sa iba. Ang labanan ng networking, pabilisan mag-move on. Gaano ka kabilis sa pagka-present mo, okay na, ayaw mo, hanap ka na ng iba. Sa mga baguhan, pre-presenta na reject, sumama loob, nag-analyze ng ilang araw, grabe naman, bakit pinanggihan niya ako, akala ko, kaibigan ko siya, siyang ina-expect ko mag-join, tapos hindi. Naghanap ka pa ng kakampi, uy, ikaw, kumusta ka? Na-reject nga ako, grabe, sandi ka, hindi naman sa akin. Ganun po mga bago. Sa amin po, na mga pro, pro po tawag ko sa mga professional networker. Pagka-present, na-reject, okay, thank you. Present, na-reject, okay, thank you. Yan po, hindi na nga namin kinakwento. Hindi na namin, ikukwento po ba namin sa'yo? Wala na, kasi normal naman ang na-reject. Parang ganito, basketball player ka, kinakwento mong nagmintis ka. Alam mo, grabe nung nag-practice ako, nagmintis ako. Di ba, hindi naman. Kasi normal ang nagmimintis sa practice. Kahit nga sa laban, nagmimintis pa rin. Ganun din sa networking, hindi po lahat ng kakausapin mo. Lahat ba ng pinara mong taxi, pinasakay ka? O di ba na-reject ka rin? Kung mga normal talaga yun, it's just part. Kaya okay, masyadong maging sensitive sa discouragement. Ang sensitive sa discouragement, pag hindi kasi business-minded. Kayo, ilang beses na kayo pumasok sa Jollibee, hindi ka nag-order, umihi ka lang. Nagalit ba yung may-ari ng Jollibee? Di ba, paglabas mo pang sabi ng guard, thank you, pa, come again. Wala ka na nang binili, nakihi ka na lang eh. That is discouragement. Bumunta ka sa boutique, nagsuot ka ng damit, di ba? Suot-suot ka ng damit. Tapos alis ka, hindi ka naman bumili. Hindi naman sila nagalit kasi alam nila na hindi lahat ng papasok bibili. Kaya dapat mailagay nyo rin po sa isip nyo na hindi lahat ng pipresenta nyo sasali. Okay. Sunod, excitement.
Maraming tanong sa amin, paano namin napapanatili yung excitement namin? Ganito ba talaga kami araw-araw? Siyempre, hindi naman po. Ang weirdo naman, sigurong lagi na lang kaming ganito, di ba? Parang kakaiba na yon. Nire-ready din naman namin yung sarili namin. Parang pag ako, dati pag magtotalk, ganito magtotalk, normally mas gusto ko mag-exercise. Mag-exercise ako para yung flow ng energy sa katawan ko healthy. Para pagdating dito, energized na ako. Kadalasan pa nga dati, from first floor to seventh floor, aakyat ako, naghahagdan ako. Bakit ako naghahagdan? Kasi pag humagdan ka, hihingalin ka. Pag medyo ka hinihingal, magsalita ka mabilis. O di ba excited na ang dating? O di ba? May nagagawa to. Now, tip ko sa inyo. Pag nawawalan ka ng gana, maghanap po kayo ng mga choice of songs na pag narinig mo, kinikilig ka at nangigigil ka maharap. Mga videos, magagandang bahay, magagandang kotse, bahala kung anong mga clips, na video clips, na pag ginagawa ko at pinapanood mo, nangigigil ka, itago mo yun. Once na nadadown ka, pakinggan mo yun. Magigigil ka ulit. We have the power to control our emotion. Yun naman talaga ang totoo. Kaya ka umiyak kasi ginusto mo. Kaya ka naging malungkot kasi ginusto mo. Kaya ka naging masaya kasi ginusto mo. Hindi po totoo yung kasabi na in love ka na lang isang araw, pagising mo in love ka na. Hindi po yan totoo. Kaya ka na in love kasi araw-araw kayo nagkikita, nagkateksan kayo, nagkocall kayo. Kaya ka na in love. Kaya there's no such thing pagising po na in love na ako. Trinabaho mo yun. Ganon din po sa excitement. Kaya pwede ang gawin mo, ayusin mo bahay mo, linisin mo. Pag malungkot ka, maglinis ka ng bahay mo. Pagkatapos maglinis, magugulat ka, medyo maganda pakiramdam mo. Bakit? Magandang pakiramdam mo kasi yung energy mo na nagalaw. Kadalasan, the moment nagkakaroon tayo ng stuck, nang hindi nag-flow, doon nagkakaroon ng negative. Kaya nga, di ba, pag may heart attack, may stroke, hindi masyadong maayos yung flow. Ganon din ang energy sa bahay. Pag ang bahay mo may mga kwarto ka na hindi nag-flow yung hangin, buksan mo muna lahat, buksan mo bintana, buksan mo pinto, at least once a week gumawa ka na ganun para nagkakaroon ng flow ng hangin. Kasi pag wala, mabigat po talaga siya sa pakiramdam. Ganon din po sa katawan. Subukan mo, di ba, na lagi ka lang nakahilata, ang bigat din sa katawan. Kaya importante na ikaw mismo may ginagawa ka pa paano ma-excite yung sarili mo. Okay? Sunod. Focus. Pag sinabing focus, eto yon. Guys, ang problem sa atin, the moment nagkakaroon tayo ng goal, kasi lahat binibigay. Sabi, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Lagi itong sinasabi ko, kasi lahat ng hinihiling natin binibigay. Eh kung lahat pala ng hinihiling natin binibigay, bakit hindi lahat ng tao yumayaman? Kasi may mga tao ganito, gusto kong yumaman. Maya-maya, grabe, ang hirap-hirap naman ng networking. Wala na naman ako na-recook, hindi naman dumating yung prospect ko. Manonood pa siya ng negative, papakingir pa niya yung negative. Mas madalas mong nabanggit, actually, nung buong araw na yon, hindi yung pagyaman, kung hindi yung pagiging mahirap, kaya nagiging mahirap ka. Kaya kung ang pagsinabing focus, dapat hindi ka pwedeng magsabi ng anything nang hindi mo gusto mangyari sa'yo. Kaya pag sinabing mahirap ang networking, wala. Mangyayari po talaga yan sa'yo. Kasi di ba pag nagpalipad po kayo ng saranggola sa probinsya, pag ganito ka, di ba pag ganon, anong mangyayari? Babalik yung pito pa lang yun. What more yung mahirap, di ko kaya, nauna na sila, sila na yan. Ibibigay po talaga sa iyo yung hinihiling mo. Kaya be very careful ng nilalabas mo sa bibig mo. Kung kinokontrol po natin yung pinapasok sa bibig, yung mga kinakain natin, kinokontrol natin, dapat kontrolin mo rin nilalabas mo sa bibig mo. Kasi you will always get what you want. Yun ang totoo. Kaya kung may mga downline ka, may crossline ka, nakita mong negative, tapikin mo, oh, gusto mo ba ganyan na buhay mo? Ayaw mo, ba't mo yun ang sinasabi? Kaya yun actually ang definition ko para sa akin ng focus. Hindi ibig sabihin, member ka ng AIM, hindi ka na nag-join sa ibang networking company, you're already focused. Member ka ng AIM, wala kang ibang trabaho, kundi AIM lang, that is focus. No. Ang focus po, hindi lang po siya nangyayari sa decision. It is a decision you make every second of your life. Kaya kung may nakikita kang negative, nasa sayo kung paano mo siya titingnan ng positive. Pero dapat, control mo. Well, hindi ka magkakaroon ng positive na life kung hindi ka magkakaroon ng positive mind. Kaya it will always start from within. Kung maiisip mo positive, ang magiging nangyari sa'yo, positive din. Okay po ba? Yes! Sunod, goals. Ang goals po, be specific. Mas maganda sa goal, alam mo kung ano talaga. Kung magkano ang kita ang gusto mo, ano ang bahay,
Pag nagkakaroon po kayo ng goal, dapat kayo mismo kinikilig. Pag sinabi niyo yung goal, gusto magkabahay, alamin niyo ilang floor. Gaano karaming pinto? Ano ang kulay ng kada kwarto? Ilan ang katulong? Yun ang goal. Marami sa atin nagbabanggit ng pangarap pero technically hindi talaga yun ang gusto nila kasi narinig lang nila sa iba. Kaya dapat kung ano ang goal nyo, yun talaga yung pinaka gusto nyo. Okay? Sunod. Now, eto po ako. Okay? Kaya bata pa lang po, mahilig na ako sa bilog. Okay? Pakwan po yan ako. Marami ba kayo natututunan? Yes! Okay. Now guys, technically, nung nagsimula ako bata, exposed ako sa parents ko na parang sila may negosyo. Mom ko, handicraft, father ko, auto supply. Never ko naging choice mag-empleyado. Ayaw ko maging empleyado kasi sabi ko, tama na yung million na Pilipino na nag-try na walang nangyari sa kanila, bakit pa ako makikigaya? Napakasimple ng ruling ko sa life. Pag ang mga mahihirap papunta sa kaliwa, saan ka pupunta? Karamihan ang gumagraduate, nag-a-apply ng trabaho. Nung graduate ako, diploma ko, transcript, iniwan ko sa school. Sabi ko, hindi ko gagawin ginagawa ng karamihan para hindi ako maging katulad ng karamihan. And it's true. Kumbaga, I end up na hindi katulad ng karamihan kasi right now po, halos last year, naka 16 countries po ako na iba't ibang country ang pinasyalan ko. Isang taon lang. Isipin mo ganun na life. Now, because of that na decision, ito po mga nangyari sa akin. From humble beginning, ito po service ko. First po, Yamaha crypto na motor, yan po yung service ko, iniikot ko po buong Bicol. Galing po ako daraga, nakapunta po ng Naga, Gubat, Sorsogon, Matnog, nakakarating po niya, naiikot, tabako, latini, nararating ko yun sa pagmumotor lang. Ang para-paraan lang, dati ayaw kong makita ako ng prospect ko na wala akong kotse, kaya ang tekniko, nagpo-park ako ng motor sa malayo. Ito yung building nung pupuntahan ko, magpo-park ako ng motor dito. Lagi po ako may backpack nung nagsisimula akong humataw kasi may extra akong t-shirt, extra polo shirt, pabango, facial wash. Kasi ang ginagawa ko, maghanap ako ng ibang may CR na establishment, doon po ako maglilamos, doon ako mag-gel, kasi iba nang helmet ka magugulo yung buhok mo. Then para pagpunta ko dito, para akong bagong ligo. And so, diskarte. Kaya huwag mong sabihin na wala kang pera, wala, marami kang asset. Sa mga onliner, di ba kung lagi kang pupunta ng LBC, ng Air 21, nag-deliver ka, ba't hindi mo gawing asset yung kapatid mo, siyang gawin ng mag-deliver? In short, laging may way, marami tayong iba't ibang asset na pwede natin maging, ano tawag yan, maging advantage sa pag-network natin. Now, eto po yung first car ko. First car ko is Honda Civic. After 1 year and 6 months na halos ginagawa ko pong in-global, nagkaroon pa ako ng Civic. That is my first car. Yan po ang pinakamahal ko na kotse. Kasi first time eh. Hindi ko yung makalimutan. Lagi ko po binabaya from Manila to Bicol, Bicol to Manila. In a span of 1 year, naka 100,000 kilometers akong ikot. Grabe po talaga yun. Kasi ano din eh, kung mag-excited pa mag-drive. Kaya grabe po yung naikot ko that time. Okay? After Civic, sumunod kong kotse, yan na po, Montero Sports. Binili ko po yung cash. And nakakatuwa din po dito sa Montero Sports na to kasi eto po yung top of the line. Nagustuhan ko lang yun. Actually, wala po akong hilig sa kotse. Nagkaroon ako ng maraming kotse kasi sa networking. Pero ako technically, hindi ko po alam mga specs. Basta marunong lang magpatakbo. Okay? Eto, dati black po yan. Pinakulayan ko lang ng blue kasi sabi ko gusto ko iba-ibahin yung kulay ng mga kotse. Di ba ang sarap mong ganun mag-trip? Yung parang dati matchbox. Dati kasi nilalaro mga matchbox. Sabi ko ito medyo, sabi ko lumaki na ako kaya gusto ko malalaki na rin ang nilalaroan ko. Okay, this is my third car, Accord. Ako lang po ang meron nito dito sa Philippines kasi yung Accord na ganito na two-door, ang meron lang nito normally sa Amerika. Yan po isa sa third car ko. And ito po yung fourth car ko, Hummer. Ito po ang pinakamalalang kotse ko. Bakit? Ay, grabe, hindi nahuhuli. Kahit U-turn ka, mag-U-turn ka sa no U-turn, mag-right turn ka sa right turn, hindi ka huhulihin. Akala kasi nila politiko may ari. Sabi ko, makita lang nila yung tsura ko, di ba sigurado huli ako. Pero iba yung respeto nila sa mga kotseng ganyan. Nung nasa airport kami, nakapark kami, may no parking sign.
Nakapark yung hammer, nakapark yung ambulansya. Dumating yung guard, kinatok yung ambulansya, pinaalis. Pag alis yung ambulansya, umalis na siya. Hindi ba lang nakita yung sasakyan ko, nandun din ako nakapark? May ilan sila sa mga ganyan eh. Okay, sumunod. Ito po, Ducating motor. Wala po akong magawa that time. Sabi ko, gusto ko matry mag-motor from Manila to Bicol. Nakwento ko sa upline ko. Sabi ko, upline, mag-Ducati ako. May binila akong Ducati. Sabi ko, mag-motor ako from Manila to Bicol. Sabi sa akin ng upline ko, Joseph, wag. Delikado yan. Nasanay ka sa Krypton. Maliit yon. Yung Ducati, malaki. Tapos kung magbabiyahe kang mag-isa, mas lalong delikado. Wag. After na nung umalis yung upline ko, kinabukasan, umalis na ako. Kasi pag sinabi mo akong wag, ang sarap gawin eh. Makulit po talaga ako na parang pag sinabi mong hindi kayang gawin, gagawin ko talaga. Yun ang personality ko. Mas gusto ko yun. Kaya nung sinabi niya ko, wag, pumunta ako. Pinakamabilis kong takbo, 185 kilometers per hour. Ano, grabe na yung, nagawa ko pa yun sa Bicol na, yung sa Maynagang parking sa street. Kasi nung nagdadrive na ako doon, mga 100 na. Kasi ko 100, ano kayong pakaramdam ng 120? Tapos ano kayong pakaramdam? Yung alam mo, yung bumibilis na yung heartbeat mo kasi baka may tumawid na manok, tumawid na aso. Diba? Lalo pa pag sa probinsya, di ba may mga ganon? Sabi ko, isang beses ko lang naman itong gagawin na sa buhay ko. Isagad ko talaga. Pero pag 185 yun, hindi na kaya ng dibdib ko talaga sa ako na nilaylo. Pero at least nagawa. Guys, ang buhay, ang boring ko ang gagawin mo, yung alam mong kaya mong gawin. Matuto kang gawin yung minsan na parang hindi mo kaya, i-conquer mo fear mo. Kasi doon mo mararanasan na ang sarap pala sa pakiramdam, gawin mo yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya. Huwag kang matakot mamatay, kasi pag namatay ka, hindi mo naman malalaman. Diba? Kasi patay ka na eh. Eh, ang ano doon, eh, paano kung mabuhay ka? Paano mo palang pwedeng gawin? Diba? Pag oras mo na oras mo, kahit nasa loob ka ng CR, pag oras mo, mamamatay ka. Kaya, do the things na, we're very unlimited eh. Kumbaga, napakagaling natin, masyado lang natin sinopress yung sarili natin because of fear. Sobrang takot tayo, inaalagaan natin yung kaisa-isang katawan natin. Pero pagdating ng oras, mabubulok dito at mamamatay dito, maaagnas dito. Kaya enjoy nyo. Okay, sunod yan. Yan ang pinaka-favorite car ko. Hanggang ngayon yung pong ginagamit ko palagi, si Kuya. Okay, and ito naman po yung sa Porsche po siya. Sinubukan ko rin magkaroon ng sports car. Hanggang ngayon, hindi ko ito halos nagagamit. Kaya iniwan ko sa Bicol, pinagamit ko ngayon dun sa kaibigan ko. Sa'yo, pare, ikaw na gumamit yan. Ang tinakbo pala niyan, alos 6,000 kilometers. Binili ko ito 2013. 2005 years, almost 6,000 kilometers lang. Hindi rin kasi nagagamit. Nawalan na rin kasi ako ng gigil sa pagdadrive. Mas gusto ko mag-Uber, mag-Grab, mag-taxi. Pag nag-taxi ako, ang bili ko 150, binibigyan ko 1,000 yung taxi driver. Hindi kasi, guys, namasada ako ng jeep for 5 years. Hindi po, baka isipin nyo, hindi po ko yung buong araw. Namamasada ako, hindi ba pagkagarahe ng jeep namin, mga 2 hours lang naman, nagsa-sound trip ako, kaysa mag-sound trip sa bahay, nakatungangakabang gaganon-ganon ka sa karaoke. E doon na lang ako sa loob ng jeep, na habang nagsa-sound trip ako, nagda-drive ako, kumikita pa ako ng pera. Kaya nung dito na, nawala na talaga ako ng excitement sa pagda-drive. Kaya mas gusto ko mag-taxi minsan. Bakit? Naalala ko dati, natipan ako, ang pamasahe 4, nabot ko po 4 pamasahe. Pamasahe 4, ang binigay 5 piso. Sabi sa akin nung pasahero, sige, keep the change. Puntuwa ako, sabi ko, grabe ang big time naman ito. Kasi di ba pag mga pasahero sa jeep ang kukuripot, hindi naman sanay mag-tip yan. Natuntuwa ako, kaya alam ko yung pakaramdam. And ang kagandahan sa ginagawa ko, kasi ang hili ko sumakay ng taxi, kahit na minsan wala naman ako aalis, magpapaikot lang ako. Para sasakay ako, sasakay ulit ako, pabalik naman sa kung saan ako galing. Bigyan ako ng, ito guys, kung ikaw mabibigyan ka ng tip ng 850 pesos, anong pakiramdam? Saya. Sobrang saya. At hindi na po siya nauubos. Bakit? One time, pag umiinom yan, kausap niya mga kapo ni driver, at bigla niyang maaalala yung tip ko, matutuwa na naman. Play the blessing. Grabe nung ano, naalala ko. Di ba wala nang katapusan yung happiness na yun? Kaya ako siya ginagawa. Money is just a piece of paper. Hindi ka kailangan maging attached ka kahit saan, lalo pa sa gamit. Kasi lahat naman na dito, hiram lang naman sa atin.
Kung may gamit ka at nawala sa'yo, move on. Isipin mo na lang na yung makapulot o yung kumuha, mas kailangan niya yun. Kasi nagagawa niyang manguha, eh at least ikaw nakukuhaan. Ibig sabihin, mas lamang ka pa naman doon. May cellphone ka nawala, isipin mo lang tapos na yung kontrata mo sa cellphone, kaya nawala, move on ka na. Ano ka, ano ka? Kaya ka lang nasaktan kasi inako mo sa'yo. Di ba parang sa karelasyon, ang aking ka lang ang pambuhay. Kung nawala, o yun, nasaktan ka. Kapaniwala ka sa mga habang-habang buhay na yan. Diba? Hanggang andyan, I don't believe sa future, I don't believe sa past, I always believe sa present. Yes! Kaya kung ano man ang, kung sino ka man ang past mo, huwag kang malungkot. Kung marami kang kalokohan noon, huwag kang malungkot kasi hindi na ikaw yun. Tama. Alam nyo ba na ang katawan nagbabago every 7 years, buong cells natin nagpapalit technically every 7 years, you are a new person. Kaya nga kung ipitrace up nyo, yung mga major changes sa life nyo, 7 years old, 14 years old, 21 years old, dun mga nangyayari. Kaya kung pumapatakbo kayo sa division by 7, dun ka magkakaroon ng major changes sa life mo. Kaya yung mga past mo, kung sino ka, move on. Huwag mo siya nag-isipin yun. Lahat ng tao may chance ang magbago, lahat ng tao pwedeng bumait. Kung may nagawa ka man na hindi maging maganda noon, move forward. Hindi mo kailangan maging attached doon ng sobra. Okay? Now, ito yung mga iba't ibang country na napuntahan ko. Nakapunta po ako ng Hong Kong, kapunta po ako ng China, Beijing. Grabe, ang ganda ng history kung napupuntahan. Kasi nung nakikita mo tong drawing sa history, ang boring, di ba black lang na? Ang pangit, pero pag napuntahan ko yung mga naririnig ko sa school, ang gaganda, mas maganda. Depende talaga sa bagsak eh. Sabi ko, kung ang pag-aaral hindi pinilit, mas marami tayong natutunan. Since yung pag-aaral, pinilit tayo ng sobra, kaya parang hirap intindihin. Okay, eto, nakapunta ka ng Malaysia. Yan, Petronas Tower nila. Ayan po, nasa Singapore ako. Ararating ko lang. Pero matagal ko ng picture to. This is one of the most expensive na hotel sa Singapore. Barko po to. Ano siya? Marina Bay Sands. Yan, Marina Bay Sands po siya. May barko sa taas. Okay? Ganun kagugulo yung isip nila. So, tanong po, nasa Thailand. Ayan po, kasama ko si Apple MBRC. Yan naman po, nasa Taiwan. Ito, nasa Dubai. Nakapunta, Virtual Arab, the most expensive room dyan, nasa mga 600,000 pesos per night. Isipin mo ha, ikaw, pinoproblem mo yung 600,000, kita mo na buong buhay mo. May mga ibang tao na isang araw lang pala nila yan. Ang ganda po dyan sa Burj Al Arab kasi yung paakyat, yung hawakan ng hagdan, ginto. Pag nandun ka sa 600,000 na ano, kwarto, ulti mo yung bawal, yung kukuhan mo, ginto. Sabi ko, grabe, ang ganda kasi kung nasa Pilipinas siya, out of place siya. Mawawala yan ang walang kamalay-malay. Ito naman po, nasan ako nito? Korea. Nasa Korea po ako ngayon. Kaya ako ito kinikwento sa inyo guys, kasi para mag-reprogram kayo, na ma-visualize yun na darating ang time, ikaw naman yung may picture dyan. Kasi nagsimula din naman kami sa swerte nyo na nga eh. Mas mabilis na mag-manifest ang mga goals ngayon. Bakit? May visual aid. Nung kami walang ganito eh, puro lang kwento na pupunta ka ng ibang bansa na ganito, ganito. Wala pang mga picture-picture na ganyan. Kaya, mas, you're very lucky right now. Kaya nga napaganda din ng Facebook, mas lalo ka napipilitan umatong kasi nakikita mo yung mga ibang tao, yung mayaman, gumaganda buhay, ikaw nakakulong pa lang sa trabaho, paulit-ulit ka sa nangyayari. Di ba, mas nakaka-inspire. Eto, nasa Japan. Yan po, ginto po yan. Literal na ginto. Di ba? Ganda. Grabe. Okay. Ito naman po, nasa US kami. At dito po sinuting yung top Mission Impossible 2. Kung saan si Tom Cruise na go-wall climb. Ito naman po, si... Ito po, local po ito sa Hawaii. Yan po si Upline Carlo. Si Upline Carlo naman po, siya po kasama ko actually sa Singapore. Itong taong to, ang isang pinakamasasabi ko naman, si Oo to. Hindi yan tumatanggi. Kaya ang sarap yan kasama pag kami magkasama. Kahit gaano na kami kapagod sa biyahe, lagi lang yan, tara, labas tayo. Pag niyayang, oo lang yan ang oo. Kaya, umaman eh. Umaman ang sobra.
Kasi kung ikaw puro kasi tanggi, hindi ko yun kaya, mahirap yan, wala akong pera, takot ako dyan. Wala mangyayari sa buhay mo kasi the moment no, that is suppression. Ang yes, that is expansion. And ang basketball, walang nag-champion na puro depensa. Kailangan mong umupensa. Yes. Kaya kailangan mo, once in your life, gawin mo yung mga akala mong hindi mo kaya. Kung takot ka magsalita dito, please, practice mo habang walang tao, tayo ka na. Lakad-lakad ka lang ng mga, isa ka na uli. O, di ba? Pag matao na, sabihin mo at least isa, sa upline, ako na mag-erase. O, di at least, kahit kabado, ano ko lang. Pero, ano na yun eh? Improvement na sa'yo, na dati na kinakabahan ka sa maraming crowd, yun na lang nakapag-erase ka. Di ba? Iba ng pakaramdam nun. Kaya, dahan-dahanin. Kaya tayo, magkaroon ng major change sa life kasi masyado mong gustong biglaan lahat. Simulan mo sa maliit. Hindi ka nakakapag-save ng pera, mag-save ka. Simulan mo sa 100, 1,000, 500, 1,000. Nasa sa'yo yun. Matuto ka magbayad sa mga inutangan mo. Huwag mong takbuhan. Kasi pag tumatakbo ka, depensa yun eh. Hindi ka yayaman. Opensa ka, i-text mo lahat ng may utang ka. Babayaran ko kayo. O di ba? Magsusumikap ka lalo na kumita ng malaki. Ano po yun? Ha? Live. Live? Ano daw? Ha? Okay. Hindi ko mag-gets. Nagla-live yung Facebook. Nagla-live kayo? Ah, akala ko akong sinasabihan nyo. Okay. Anyway. Naguluan ako. Ito po, nasa Hawaii kami. Ito naman po, nasa, kami po yung first na pumunta ng Dubai. Ay, so, Dubai ng Maldives. Ito po yung magkakasama kami si Applay Louis, si OG, tapos girlfriend ko. Yan po. Guys, napaka-importante ang karelasyon nyo. Nakakatulong sa goals nyo. Kasi kung ang karelasyon nyo pabigat sa goals nyo, iwalayan mo na yan. Hindi yan magandang kasama. Right now, lagpas na po kaming 5 years. And technically na, ang laki po dyan naitutulong din sa network side ko. Bakit? Una, gustong-gusto ko pumunta ng iba't ibang lugar, pero tamad po ako mamili ng lugar. Siya po yung nagre-research ng lahat ng pupuntahan, saan maganda. Pag nagkakaroon po ako ng shoot ng CU in jeans, sa mga gusto din po pala, i-plug po na rin po, pa-subscribe na kung gusto niyo pong ma-motivate, meron po more than 100 episodes na, i-search lang po sa YouTube, CEO in jeans. Yan. I-search nyo lang po yan sa YouTube. Lalabas na po dyan. Ang dami ko po mga videos na ginagawa, pati mga travel ko, na kung gusto nyo, kesa manonood ka ng mga soap opera, ito na lang po panoorin nyo. Manumotivate kapag gaganda pa buhay mo. Okay. Now, technically po yung girlfriend ko, sobrang dami po talaga niyang naitutulog sa akin. Sa pananamit, pag mag-shopping po, umay na po ako mag-shopping kasi tagal ko na ginagawa. Kaya pag pumunta kami ng mall, nakaupo lang po sa sanggilid, mag-i-internet, nagre-reply sa mga downline sa Facebook sa lahat, siya po ang gagawin niya, mag-iikot. Mamimili siya ng mga damit ko, alam na niya yung size ko, alam niya na lahat, yun na. Hindi na ako namimili ng outfit ko, siya nang namimili ng lahat. In short, nakakatulong siya. Kaya ang hirap kaya nakarelasyon mo, pagod ka na nga mag-network, ang dami mo nang kausap na reject-reject ka, pag uwi mo, ano, mayaman ka na? Di ba gagawin niya? Ang sarap karatihin eh. Yung lahat ng sama mo ng loob, diba? It's very important kasi tayo yung nagubugbog sa labas. Kumbaga lumalabas ka, traffic, naiipin ka minsan sa kung saan-saan ang usapan, may mga negative pa, pag uwi mo ng bahay, negative pa, ang hirap. The same thing mo ang tirahan mo, negative mga kasabayan sa bahay, maghanap pa ng ibang tirahan. Kasi magbubugbog ka talaga nun. Lumabas ka, kung takot ka sa gastos, eh, gusto mo ng positive eh. Kung gusto mo ng positive na energy, kailangan siyang bayaran. Kaya nga parang Ortigas, positive yung energy, kaya mahal ang rent. Ganun lang siya kasimple. You need to spend para mas mapositive ka. Okay, sunod. Maliban sa Maldives, ano ba mga napunta? Ito po, nasa Venice, Italy. Nasa Italy po ako niyan. Sobrang pong ganda pag nakapunta. Ito po, nasa Rome, sa Italy din. Ayan po, nasa Paris. Okay. And ang pinakamaganda pa po, ito po, gold souk. Pag sinabing gold souk, palengke na magintok.
Okay. Uso yan sa UAP. Isipin mo, ganyan maginto sa kanila. Di ba? Naka-display lang yan sa labas. Di ba? Sa Pilipinas, ubus yan. May isang joke na alala ko. Eh, bago makalimutan, patapos na rin naman tayo. May naka-invento ng robot. Ang trabaho ng robot, manghuli ng magnanakaw. Ang galing, di ba? Sinubukan sa Amerika, sa loob ng 2 oras nakahuli ng isang magnanakaw. Sinubukan sa Mexico, sa loob ng 1 oras nakahuli ng 3 magnanakaw. Galing! Sinubukan sa Pilipinas, sa loob ng 1 minuto, nawala yung robot. Okay. Ito po. Aba ng pisingito eh. Skydive. Takot po ako sa height. Takot po ako sa heights. Oh, nanginginig. Pag minsan napapanood sa YouTube yung mga tumatalon-talon sa mga edge. Ay, hindi ko naman nangyayari sa buong buhay ko. Skydive. Nakapag-skydive ako sa Las Vegas. Alam nyo kung ginawa ko dyan, hindi ako masyadong natakot. Bakit? Dalawa naman kami. Sabi ko, pag nagkamali siya, bahala siya. Pero ang nakakatakot lang naman pala, yung bago ka lumipad, yung nasa airplane ka, yun ang nakakatakot. Pero the moment tumalon ka na, hindi na po nakakatakot. Ang sarap na po sa pakiramdam. Kasi nung pagbagsak ko, nung pag, ano na namin, oh, ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Yung akala kong takot, hindi naman pala yun talaga. Ang takot pala, kung ginawa ko lang sa sarili ko nung bago ako tumalon. Kaya marami tayong gano'n na akala mo na kabaminsan na mag-talk sa stage, na mag-present sa prospect, mag-present sa mas malaking kinikita sa'yo, mag-present sa politiko, sa artista, akala mo nakakatakot. Pero pag nasubukan at naulit-ulit mo, hindi naman po siya nakakatakot. Tayo lang gumagawa ng mga takot na yan. Okay? Sunod, nakapanood na po ako ng NBA lagi. Every year, nakita ko na po si Kobe Bryant sa personal, si LeBron James, si Curry, Stephen Curry, nakita ko na rin po sila lahat sa personal. And kaya ko lang po nakakwento, bilang lalaki na medyo mahilig din po sa basketball, I'm sure lahat natin rin sa mga pagpanood ng NBA. Kaya sa amin po, naranasan po namin yan. Lagi, yearly po, pag pumunta kami ng Amerika, nanonood po kami. Okay, and lastly guys, if you really want na magbago buhay nyo, dapat baguhin nyo yung mga idol nyo, katulad ng taong to. Ito, isa to sa, ano ba tawag yan? First time kong maka-experience ng football. Na sobrang ganda pong experience din. And ito po ang, ano namin, kwarto. Kwarto sa Las Vegas, ang view mo ito. Actually, pag nakita mo, mas malapit pa po yan kaysa sa pictures. Ang kagandahan yun, kasi ang sisexy po talaga ng tao. Lahat ng malalaki, lahat ng maliliit, nasa tamang lugar. Grabe po mga, hindi kayo makalimutan kasi pagpasok ko sa kwarto namin, grabe kaya mag-asikasong aim. Naka ano kami, yung kwarto hindi lang siya basta-basta simple kwarto kasi may sala sa loob. Pagpasok ko sa kwarto, ito yung kwarto. Ayan, isipin niyo yung kwarto, ayan. Kama, may 2 tibing malaki. King size na bed, tapos dito may sala pa. Tapos nandiyan na yung view. Ito pag binuksan mo, ito na yung kita mo. Kaya ang ganda ng view dyan. Kaya anong nakita ko talaga, grabe, ang ganda. Eh, may tumawag si Doc Ed. Naligo kay Joseph, naligo na ba kayo? Sabi, Doc, hindi pa eh. Maligo na kayo, aalis tayo, may pupuntaan tayo. Ang ganda ng view, sabi ni Doc Ed. Sabi ko, may gaganda pa ba dito? Parang wala na pa rin. Ang ganda po talaga, ang gaganda ng mga tao. Parang, lalo pag sa Europe, parang kasalanan maging pangit ka. Ang gaganda ng mukha nila. Ang gaganda ng dewang, ang liliit. Di ba? Now, ang pinaka. Ang pinaka malapit sa kwarto, may CR. Yung CR may bathtub. May TV pa sa loob. Oh, para nakababad ka sa bathtub, nanonood ka ng TV. Ang pinaka natuwa ko, yung tuwalya. 14 yung tuwalya, 2 lang kami. Binasa kasi may mga manual po lagi. Ang pagmayaman ng hotel, may manual. Okay. Ngayon, pag ang rep kasi dito guys, pag binuksan mo yung rep, lahat may laman.
wag na wag mong gagalawin. Kasi pag inangat mo, considered sold. May ano sila sa baba, sensor. Na pag inangat mo, gagaan. Division sa front desk na ininom mo na. Eh paano kung medyo eng-eng ka, diba? Tinignan mo siya, kaya to. Lahat, babayaran mo yun. Okay. Now, ang pinaka, nung binasa ko, yung manual, 14 tuwalya. Di technically, 7 kami. Tawa ko ng tao, no, grabe, sarap, grabe. Ba't ka ba tawa ng tao, sir? Sabi ko, tingnan mo, 7 tuwalya, tig-isa tayo, 7 sa'yo, 7 sa akin. Man, ang dami naman yan. Parang iba yung pamuna sa mukha, sa ganito. Di ba parang Pilipinas lang? Paano mo sa akin, parang dito, 7 tuwalya isang tao, sa Pilipinas, isang tuwalya, 7 tao. Experience. Nung nasa Las Vegas, madunong nakakain ng crab. Ganito kalaki. Isang paa pa lang. Paa. Di ba ang laki? Eh sa atin, ang iliit. Di ba kaya nakakairap? Ang dami mo nang ginagano. Ang konti lang nakakain mo. Eh, tapos hindi naman po nakaka-high blood. Ang dami kong kinain siguro. Mga naka, ilang, mga 8 at akong ganun. Kasi nung nagsisimula po kayo, syempre pag mga bagwa networker, nakapunta ng ibang bansa, hanggang may pwesto yung chan mo, kahit ka ng kahit eh. Now, ang dami, pero hindi naman ako na high blood, hindi sumangat yung anong, eh sabi ko hindi pala totoo, parang baboy. Ano ang nakaka-high blood sa lechon? Buto. Oh, buto. Buto. Subukan pagpunta mo, di ba? Nakita mo yung lechon, buto na lang, hindi na ma-high blood. Guys, sobrang how I wish kaya kong isa-isain sa inyo lahat ng experience. Naranasan ko po nung nasa Las Vegas, LA. Nasa LA, Los Angeles Airport kami. Nakita ko po si Cameron Diaz. Kilala niyo po si Cameron Diaz? May pula dito na parang lubid, parang tigil na harang. Si Doc Ed, siniko ako. Joseph, ano daw? Artista yung katabi mo eh. Kasi ang dami kong nakita mga paparazzi, ang ahaba ng mga lente, nagpipicture. Akala ko kami nila doon na pinipicturean. Sabi ko, sikat pala kami dito. Hindi ko alam, nandito si Cameron. Si Cameron pala yung pinipicturean. Eh nakita ko siya, umano si Cameron, pero tandaan na po. Ibang-iba yung mukha niya pag sa TV or sa pelikula, rather than sa personal. Kasi ko, pipicturean ko to, di ginanon ko, pipicturean ko. Gumanong! Sabi ni Cameron, sabi ko, pambira naman to. Eh, ako po lagi po naniniwala na pag may opportunity ka, i-grab mo kasi hindi po araw-araw nangyayari yan. Yes. Ginawa ko, eh, di ba isang lubid lang naman yung pagitan? Yung on, digicam pa yun, sabi ko. Sinundan, ito yung mukha niya, nilabas ko dito yung camera, pinipitin ko talaga eh. Sabi ko, bahala siya. Eh, napicturan ko siya. Eh, nakakatawa kasi sabi ko, yun mga experience. Parang ito, kwento ko sa yung isa, bilisan natin, ito yung Ferrari Bird. Ito po nung nagtapan ko ako. Ito po si Nick Buicek. Guys, ako lang ang may picture na ganyan. Bakit? Nung first time na pumunta dito sa Philippines si Nick Buicek, nagkaroon po siya ng talk sa Coneta Astrolo. After niya magkaroon ng talk, nagkaroon po kami ng dinner sa kanya na may mga iba't ibang company kasama namin doon sila, Charo Santos ng ABS-CBN, basta ang laki mga big time. Tapos in global, nandun din. Per table, nung nagpipicture na, lahat pinatawag table per table isa-isa. Okay, table number 10, table number 9, table number 8. Eh, pinag-aralan ko. Sabi ko, pag pumunta si table 10 at paalis, papasok si table 9, meron mga ilang gap na ilang seconds. Sabi ko rin sa kaibigan ko, pare, papenture ako solo. Di kami na grupo. Sabi ko, pag dinawag na tayo, tatakbuhin ko. Tapos mag-akbay ko, picturean mo ako agad. Sabi niya, okay, sige. Takbo ako, picture ako agad. Sabi ko, Nick, smile! Siya dito, smile! Wala siya magawa eh! Hindi naman niya ako magano. Oo, di ba? Wala siya magano. Ang malupit, ang Pilipino, di ba, lagi nag-aantay ng may mauna. Nung may mga sumunod, wala, ang taray! Excuse me, it's per group, not per person. Na ano talaga? Kaya yung iba, ay, naiya na, di grupo-grupo na, eh wala, nakapicture na ako. Ganyan ang buhay. Kaya when you have an opportunity, huwag kayo laging, hindi araw-araw po pwede nyong balikan yung mga lumipas. Kaya kung may mga, ako pag nagkakaroon ako ng karelasyon, binibigay ko lahat. Ibig sabihin, minamahal ko lahat ng kaya ko, hindi man kami mag-click, at least wala akong, ang tawag yan, yung parang,
sana ginawa ko to, sana gawin ko to. Wala akong ganun. Binibigay ko lagi lahat. Kaya kung kayo magkakaroon kayo ng choice sa career nyo, sa network nyo, itodo nyo na yung kaya nyo itodo. Huwag kang magdara ng reserva para pagdating ng oras, walang sisihan. Di ba parang sa pagmamahal, hindi mo lahat pinakita yung pwede mong gawin na pagmamahal sa karelasyon. Kung naghiwalay kayo, lagi mo tuloy naiisip, sana kung ginawa ko ito, baka kami pa. Di ikaw lang ang lugi. Kaya itodo mo na ng itodo lahat ng itodo para wala ka talaga panghihinayangan sa sarili mo. Okay po ba tayo? Yes! Now, actually guys, tapos na po ako. Maraming po kayo po. Para sa akin, siguro last na gusto ko na lang po sabihin sa inyo. Ang AIM Global po right now, lalo po siyang lumalaki ng lumalaki. Kaya nakikita po namin, lalagarin na po talaga namin ang iba't ibang bansa. Kaya ang assignment ko na lang sa inyo, pag uwi nyo mamaya, mangarap ulit kayo ng sobrang laki. Magtiwala ulit kayo sa sarili nyo kasi isa lang sure ko, lahat ng gugustuhin nyo, ibibigay sa inyo. Again, this is Joseph Pinky.